Okay. Welcome po, no? Dito sa ating orientation ng Tok Tok. Binabati ko kayo lahat. Happy New Year 2021 na po, 'di ba? Karamihan po sa atin, sabi ko nga excited na ho dahil karamihan po talaga itong araw na pinakahihintay ang matapos na ho ang 2020. Tama mali? Kasi para sa karamihan sa atin, no, hindi po talaga maganda ang inihatid ng 2020 para sa karamihan. Pero despite na mga negatibong pangyayari, despite na mga hindi ka nais-nais na mga kalamidad at mga pandemyang tumama sa ating bansa, meron ding mga positibong mga magagandang bagay, tama? So yan po yung pag-uusapan natin, right? So ngayong gabi po, no, welcome po muli sa ating regular na online business orientation ng tinatawag na Tok Tok Online Franchise Delivery Service Orientation. Yes, ito po ang palatuntunan tuwing Mondays hanggang Sabado, alas 7 ng gabi, kung saan po ay kami po ay nag-explain, no? Pinapakita po namin ang isang opportunity na baka po ay makatulong po sa inyo. Yan, no, di ba? So, diretso na tayo. Yes, yes, yes. Okay. So, ngayon, marami po nagtatanong, ano ba itong Tok Tok na to? But ang dami ko ngayon nakikita sa EDSA, nakikita sa mga billboard o di ba sa Facebook itong Tok Tok delivery service, ano nga pala to, di ba? So sasagutin po natin yung mga tanong na yan. Ano ba ang Tok Tok? Bakit ba may Tok Tok? Saan po nagmula yung pangalan ng Tok Tok? Sino ba may-ari ng Tok Tok? At saka ano mapapala ako pag ako ay tumoktok? Oh. Di ba tumoktok eh, no? So maganda po ang mangyayari, okay? Pero bago lahat, kailangan natin intindihin kung ano ba itong Tok Tok, right? So ngayon po, marami po nagtatanong, paano ba nagsimula ang Tok Tok? Well, para malaman nyo, ang Tok Tok po ay kinuha o hinango sa pangalan ng tuktok, no? Yung tuktok po, yan po ang isang sikat na transportation sa Thailand. Para po siyang tricycle, no? Ginagamit po sa panghakot, pang-deliver, paghatid-hatid ng mga tao at mga packages, tama? So doon po natin kinuha ang Tok Tok. Ngayon, noong 2019, ayan ha, di ba nung wala pang pandemic, wala naman talaga ho sa isip ng mga may-ari ng kumpanya na magtayo ng isang negosyo na kagaya ng delivery service na ito o yung Tok Tok. Wala ho talaga, no? As in wala. Tama? Kaya lang, ano po ba yung tumama nung panahon ng 2020? Yan. January pa lang ng 2020, January 1, January 2, January 3 pa lang ng 2020, magbalik tanaw tayo, ang unang tumama sa atin yung mga samot-saring mga pangyayari na yumanig sa ating mundo. Tama? So ito ay nagsimula sa ibang bansa. Nandyan po yung tinatawag na Australian Forest Fire na talagang dumurog sa ating puso dahil ang dami pong mga hayop, no, mga gubat ang nasunog, no, hindi po hekta-hektarya, kung hindi po hundreds and hundreds of acres, di ba? Ganun ho kalaki, no? Mga lupain, no? Nakakaawa po diyan. Hindi ho napatay kaagad kasi talaga ito ay out of control. Pangalawa po, no, sa mga nakakaalala, ayun po yung namatay po, di ba? Si Kobe Bryant, di ba? Yan, para sa mga basketball fans, no, ito po isang tragedya, di ba? Napakabait na tao po ni Kobe. Pangatlo, ano po yung tumama? Yun po yung pagputok ng Bulkang Taal. Ayan, no, di ba? Lahat po yan nangyari no, January, di ba? Ayan po, di ba? Talagang grabe ho talaga yung Bulkang Taal. At saka yung pang-apat, yan ho, yung manig ho sa mundo, yung tinatawag na global pandemic. Sanhi ng makabagong virus na ang tawag ay Nobel Coronavirus o yung mas kilala sa pangalang COVID-19. Tama? Tapos marami pa ang tumama dito. No? Nandyan yung mga iba-ibang bagyo hanggang sa patapos na lang yung taon. Si Bagyong Ulysses na nalasa pa. Aha. At saka sino ba naman di makakalimot noong December 23, 2:15 ng umaga, lumindol. At pagdating ng December 25, araw ng Pasko, ano oras ba yun? 8 o'clock ba yun? O 7? O something mga ganun. Lumindol, napakalakas. Yeah, 'di ba? I can feel it, 'di ba? Talagang nararamdaman niyo rin. Okay. So, buti na lang ho hindi nagtuloy-tuloy. At buti na lang kahit papaano natapos naman ng maganda ang 2020 at ngayon po 2021 na, bagong pag-asa. Yes. Doon ho nagsimula ang ideya ng Tok Tok. Sa lahat ng nangyaring masama sa 2020, isa lang ang tumatak sa utak natin at hanggang ngayon ay tumatatak. Ito ho yung panahon ng COVID-19 global pandemic. Tama? So,
Nung una, wala talaga sa plano ng mga may-ari na magtayo ng ganitong klaseng negosyo na delivery service. Kaya lang, nung kumalat na ho ang epidemya ng COVID-19, hindi lang ho sa Wuhan, tumawid na ho to sa mga iba-ibang syudad, no? At mga bansa, hanggang sa ito ay hindi na ho makontrol at ito po ay sumakop na ng napakaraming bansa, ang tawag na dito ay naging pandemic na ho. Tama? Ngayon, dito sa Pilipinas, mapapansin sa mga larawan na nakikita nyo ang pangkaraniwang eksena na witness natin sa gitna ng pandemic at hanggang ngayon nangyayari. Tama? Yan ho yung mandatory na pag-check ng mga temperatura bago tayo pumasok sa isang gusali. Yan po yung pagsuot ng complete PPE battle gear ng ating mga health workers mula bunbunan hanggang talampakan, kumpleto, face mask, face shield, PPE, surgical mask, at saka shoes, no? Yung ang tawag dito, yung surgical shoes gloves protection na tinatawag. Talagang kailangan nilang gawin yan. Pangatlo, yung kaliwat kanang pagsundo at paghatid ng ambulansya sa ating mga kababayan na tinamaan ng sakit ng coronavirus para maihatid kaagad sa ospital at mabigyan kaagad ng lunas. Pangalawa, yung social distancing, di ba? Na sinasabing isang metro ang pagitan pero pa doon, no? Dalawang metro. Panglima, no? Yung tinatawag na barangay home quarantine pass. Ayan, no, di ba? Lahat ng pamilya meron yan. And yung pang-anim, yung pang-kaliwat kanan ng pagsaswab test. Tama, di ba? Alright. So, sa lahat ng ginagawa nito, okay, isa yung hindi natin makakalimutan. Hanggang ngayon, nakikita pa rin ito eh. Pero yung pinaka hindi natin makakalimutan, yung tinatawag na ECQ, MECQ, GCQ, di ba, yung mga ganun? Or yung tinatawag na lockdown. Yan, no, di ba? So, bakit ho may lockdown? Hindi lang naman ho dito sa Pilipinas yan. Nagsimula ho yan sa ibang bansa. Kasi dahil, bagamat, no, meron na pong vaccine na dinidevelop at meron na pong mga ibang bansa na nagpapabakuna na, no, ng kanilang mga kababayan, no, sa laban sa COVID-19 na to. Ang lockdown ang isang epektibong pamamaraan para mapigilan po, no, yung pagkalat ng mabilisan ng virus, right? So ibig sabihin tuwing 14 days po to 14 days, bakit? Kapag ang virus ho ay hindi ho nakakalipat sa isang tao, o anong tawag doon? Ang virus ay dumapo sa isang tao, ang tao na yun ay nagiging host, tama? Doon ho nabubuhay yung virus. Pero kapag ang virus ho ay walang malipatan, dahil wala ng tao, lahat ay nasa loob, wala na lumalabas, ito ho ay namamatay within 14 days. Kaya ho, effective ho ang lockdown. Kaya lang, marami hong negatibong effects ang pandemya na to, tama? So ano ho yun? Number one, dahil ang coronavirus, bagamat ito ay sobrang nakakahawa, tama, di ba? Meron ng mga percentage ang nagiging critical at nawawala, no, namamatay, tama? So ang ginawa ho, no, ng coronavirus, yung takot na tinatawag, no, wala pa hong gamot, walang lunas, di ba, yung vaccine, di ba? Wala pa ho, di ba? Hindi pa nakakarating sa atin. So natakot yung mga kababayan natin. Marami po hindi na lumabas at marami yung negosyo ang naapektuhan, tama? So dahil wala nang lumalabas, wala nang namamasyal, samot sari po yung mga negosyo na apektuhan. At yung mga negosyo na yun, naku, grabe po, hindi na ho nila nakayanan, kaya ho sila ay nalugi at nagsara. 95% ho ng negosyo, no, dito na lang sa ating Pilipinas, huwag na tayo lumayo, ang nalugi at nagsara. No, ano-ano yan? Yan yung mga hotel industry. Tama? Ay, naku. Dating-dati, pag tuwing summer, tandaan nyo ha, summer nag-declare ng lockdown dito sa Pilipinas noong March 2020. Pagdating ng summer, tama? Hanggang Pasko yan, no? Summer, Sembrek, Pasko, ibig sabihin March hanggang June. Tapos pagdating ng October, no, hanggang December na, yan, talagang punong-puno yung mga hotel. Tama? O di ba? Ay, nakalimutan ko. June at saka July, yan, puno rin yung hotel. Bakit? Puro mga kasalan, tama? Pero dahil sa pangamba ng COVID-19. Nako! Karamihan po ng mga kababayan natin, hindi ho nag-staycation sa mga hotel. Natakot ho. Ano nagresulta? Karamihan ng mga hotel ho ay nalugi, nagsara, nagbawas ng mga tauhan. Pangalawa, ano pa yung lugi? Yung tourism. Tama, di ba? Kung dati, paboritong puntahan yung Baguio, yung Boracay, yung Bohol,
O di ba kung ano nung pa yung mga pasyalan dito, no? Guys, grabe, no? Dahil sa coronavirus, natakot lahat ng pamilya. Natakot lumabas, baka magkasakit, magkahawa. Kaya ano nangyari? Nalugi ho, no? Grabe ho, ang dami mga establishment ang nalugi. Hindi lang yan, yung mga malls. Nako, grabe, no? I got a chance, no, na pumunta po sa isang sikat na mall nitong mga October ho, no? Kasi meron ho tayong kailangan bilhin, no? Pero ako lang ho mag-isang pumunta, no? Siyempre, tayo nag-iingat. At nagulat ako, it was a Sunday. Imagine mo, Sunday na Sunday, ha? Alauna ng tanghali. Nako, ang mall na pinuntahan ko, grabe, no? As in talagang makakapili ka ng parking na gusto mo kasi wala na hong nagpa-park. Walang masyadong tao, sobrang tahimik, hindi kagaya dati, ang ingay, ang lamig, ang saya, siksikan, pero wala talaga, guys, sobrang walang-wala. Nakakalungkot, tsaka walang mga bata. Di ba yung mga nakikita natin, yung mga time zone, mga worlds of fun, o di ba yung mga arcade, walang tao, wala, lugi. Pati yung mga sinihan, nakakatakot. No? Parang pwede ka na mag-shooting doon ng horror movie sa sobrang dilim, di ba? As in talaga, hindi ho nakaligtas yan. Pati yung mga malls ho, talagang umaaray ho, di ba? Tapos, ano pa ho yung mga, eto pa, airline industry, aviation, di ba? Lahat ho, takot na ho mag-travel sa pangambang mahawa sila ng virus. Tama, di ba? So, ano ho nangyari sa airline industry? Lugi ho. Kaya ngayon ho, karamihan ng mga airlines, nagsisale ho sila, di ba? Sobrang mura na ho yung ticket. Kaya lang, kahit po, ayaw pa rin natin bumiyahi. Kasi bakit? Pupunta ka ng for example, pupunta ka ng Cebu, tama 'di ba? Imagine mo, no? Tapos 'di ba, nag-iingat ho tayo, okay, ng Davao, okay, ng Boracay, okay, ng Baguio, nag-iingat na ho tayo ngayon, tama? So, dahil ho diyan, 'yan po ang nagresulta, 'di ba? Hindi ho nakayanan ng mga negosyo, maraming naapektado, hindi na nila kayang bayaran yung expenses nila, hindi na kaya nila magpasahod. So, anong nangyari? Nalugi at nagsara. Kaya po nung April 2020, nag-declare po ng news ang Department of Labor and Employment na there are an estimated number of at least 3 million, no, 3 million na mga kababayan natin ang nawalan po ng trabaho. Tama, di ba? April lang po yan, tama? Hindi pa po natin alam yung mga sumunod na buwan. Hindi rin po ligtas, no? Yung mga kababayan natin, mga tsuper na naghahanap buhay, mga construction worker, yan po, kawawa rin po. Nakakadurog po ang eksena na to. Bakit? Sila po, nakikita nyo, ito po yung napabalita sa news, na dahil wala akong mga pasahero at pinigilan sila ng ating pamahalaan na bumiyahe muna kasi syempre health risk, di ba? Lahat tabi-tabi, siksikan, di ba? Iba sabitan-sabitan pa nga, di ba? So, iniiwasan po ang pagkalat ng COVID-19, kaya lang ito po yung nagresulta na wala po silang ibang hanap buhay, kaya nakakalungkot, umabot pa sa lansangan ang paghingi nila ng tulong sa ating mga kababayan, tama di ba? So hindi lang ho yung mga nagtatrabaho na apektuhan, pati din po yung mga ordinaryong mamamayan na naghahanap buhay. At alam kong ikaw nanonood ka sa akin ngayon, isa ka rin sa naapektuhan ng pandemya, tama mali o di ba? Kaya nandito ho kami para bigyan ho namin kayo ng pag-asa o tulungan ho namin kayo, okay? Hindi lang yan, pati yung mga OFW na matagal na ho nagtatrabaho sa ibang bansa, ayan ho, nako, lalong kawawa yan. Diba? Ang ganda ng posisyon, ang ganda ng trabaho, tama, ang tagal na nilang tatrabaho, stable ho, lahat-lahat. Pero ang malupit dyan, dahil po sa pandemya, pati po yung mga mayayamang bansa, naapektuhan din po, tama, diba? Yung mga negosyo nila. Kaya wala hong choice, masakit man sa kanilang employer, kahit masipag at matalino itong kababayan natin nagtatrabaho doon, sila po yung inoferan ng tinatawag na early termination of contract. Kaya nga sinasabi ko dati, no, nung December po, no, talagang itong mga kababayan natin, pag umuwi ho galing ibang bansa, ibang-iba yung saya. Kasi bakit? Makakasama nila yung pamilya nila at meron silang dalang pasalubong. Pero ngayon, nung umuwi sila ngayon, ako grabe, no, sila po yung nalulungkot at nalulugmok. Bakit? Wala na hong kasiguraduhan kung sila po ay makakatanggap pa or magkakaroon pa ng trabaho sa ibang bansa. Tama, mali. So yan po yung sinasabi ko. Etong pandemic talaga na nangyari sa atin, itong 2020, talagang grabe ho ang idinulot. Hindi lang ho sa kalusugan, pati na rin ho sa ating ekonomiya. Tama? Pero sabi ko nga kanina, 95% ng mga negosyo ang talagang naapektuhan nitong pandemya. Tama? Pero meron ding mga 5% ang hindi naapektuhan. Yan po yung mga negosyong sa gitna ng pandemya, imbis na umina, sila pa ay tila lalong lumakas.
Alright? Okay. So, ano po yan? Yan yung mga negosyo na may kinalaman sa unang-una, pagkain. Tama? Kasi ang pagkain po, ito po isang, ito yung pinaka-essential na kailangan natin para mabuhay. Tama, di ba? Yes, pagkain. Wala akong taong nabubuhay na hindi kumakain. Totoo yan. Okay? So, mapapansin nyo ho, ano ito yung mga pagkain nito? Ito po yung mga supermarket, mga grocery, mga palengke. Tama, di ba? Noong panahon ng pandemya, lalong-lalo na, noong March at April, naranasan ko yan. Ang tindi ng lockdown, ang tindi ng taas ng mga nagkakasakit, lahat ng tao natatakot. Kaya, syempre, nakikita nila, maraming nawawalan ng trabaho. Kaya yung mga kababayan natin, alam ko, ikaw din yan. Tama? Alam ko kung ano yung ginawa mo ng panahon ng pandemya. Ikaw ay nagtipid. Imbis na bumili ka ng pabango, ng rubber shoes o ng bagong damit, hindi mo ginawa yun. Kasi alam mo, hindi tayo sigurado hanggat kailan ito nararanasin. Kaya karamihan sa atin, ano ang binili? Pagkain. Tama? So kaya po, kagaya ko rin, nung ako po ay pumunta, nung ako po ay nag-grocery sa isang malaking supermarket, no? Hindi ko na ubabanggitin kung ano yung pangalan. Yung supermarket yun, 500 ang cash ang pumasok sa loob. Kaya lang dahil sa pandemya, dahil sa social distancing na tinatawag, 30 hanggang 50 ang katao lang ang pwede nilang papasukin na nagresulta sa pagkapila ng napakahaba. Isa't kalahating oras ho akong pumila sa labas. Pero ang masama nun, akala ko ay okay na nung ako'y nasa loob. Kaya lang, wala na hong tinapay. As in, waldas. Alam mo yan. Alam mo yan. Naranasan mo yan. Tama? Ubus. Yung isang helera ng mga tinapay na dati walang pumapansin, noong panahon ng pandemya, biglang, wah! Ubus! Pati yung mga hopyang mali, alam mo yan, mare. Mare, alam mo yan. Yung hopyang maliliit na walang pumapansin, pati yun, hindi pinatawad. Tama, mali. Ah, nako. Pare, eto pa, malupit. Pati mga noodles, na naranasan nyo rin yan. Pati noodles, ubus lahat. Tama. Pati yung mga brand na napipitsugin na, alam mo parang, hindi naman masarap yan. Pati yun, hindi pinatawad. Ubus. Naranasan yan, di ba mga mare? Oh. Eto pa malupit. Ano pa? Yung mga biskuit, ubus din. Yung mga delata, ubus din. Nako, naranasan. Nako, anong binili ko? O diba? E di ko ano nalang nandoon. Nako, wala talaga ubus. Buti na lang kanyo. May mga itlog. At saka yung mga arena. Oh, anong ginawa ko? Ako na lang gumawa ng pandesal ko. O diba? At least nakatulong yung mga YouTube. O diba? Kaya pati yung mga baon ng mga bata, mga pare, 'di ba yung mga cupcake na alam ay nako mga tol, alam na alam kung alam niyo lang kasi naranasan niyo rin lahat 'yan, tama? Pero hindi niyo sila masisi. Yung mga kababae, 'di ba minsan iba nakakainis naman kung mamili ang dami kasi it's all about human nature. Meron nung isang pangyayari na hindi natin inaasahan na nagdulot ng takot sa atin. So ang una nating iniisip is kailangan i-secure natin yung pamilya natin. And one of those is yun nga, ang pag-hoard o yung pagbibili ng napakaraming pagkain para sa ating pamilya. Tama? Pero ang negatibong epekto naman, kawawa naman ho yung mga iba na wala na ho mabili. Buti na lang ho, kinontrol ito ng mga supermarket. Tama? At buti na lang, ngayon, normala na ho lahat. Okay? So ano pa yung pangalawang negosyo na lumakas sa gitna ng pandemya? Ala, sige! Ito ho yung negosyong tinatawag na may kaugnayan sa ating kalusugan o yung health and wellness na negosyo. Ito yung mga parmasya, mga butika, at saka mga drugstores na tinatawag. Alam naman ho natin na ang COVID-19 ay wala hong vaccine pa. Tama? Ngayon ho, meron na hong lumabas ng vaccine na nagtuturok na sa ibang bansa. At hopefully, itong darating na October, no? I think it is October, July or October, itong 2021, magsisimula na rin sa Pilipinas. Nako, salamat naman ho. No? At alam rin natin na yung COVID-19 pala, tumatama sa baga, pneumonia. No? Ito ay nagdudulot ng matinding trangkaso, matinding ubo, matinding sipon, matinding pananakit na katawan. Kaya anong ginawa natin? Nako, pati ho sa mga butika, tayo ay sumugod at lumusob at tayo ay namakyaw ng lahat ng gamot na pwede nating inumin para po sa mga nasasabing sintomas. Ubus, mga pare, mga mare, alam mo ito siya, sabi ko, ubus na ubus ho yung mga vitamin C. Tama, mali. Oh, totoo yan. Lalo na pa no, April, May, June, at saka July, wala kang mabiling vitamin C.
Sobrang ubos na ubos na ubos talaga. Pangalawa, hindi lang vitamin C. Pangalawa, yung gamot sa ubo, mga carbocysteine. Ubos na ubos yan. Mula pang bata hanggang matanda, ubos na ubos. Gamot sa sipon, lalo nang ubos na ubos yan. Tama? Mga ibuprofen, yan, yung mga sasakit na katawan. Ubos talaga. Pati yung sa trangkaso, ubos. Nako, guys, sinasabi ko sa inyo, lahat yan ubos at napakahaba ng mga pila sa mga drug store na tinatawag. Totoo yan, tama? Kasi bakit, again, parang pagkain din ho, natatakot ho tayo mga ta, kahit alam natin wala akong gamot sa COVID-19, kahit alam natin nung mga time na yun wala akong vaccine, pero dahil ito may lagnat, sipon, ubo, pananakit na lalabunan, sakit ng katawan, siyempre tayo ay sige, pwede na tong paracetamol, o di ba? Pwede na tong ibuprofen, o di ba? Bili tayo ng bili, tama, mali. O lalo na yung alcohol, talagang alcohol. Walang ya, walang pumapansin dati. Pero dahil ng pandemya, di ba, yung virus, di ba? Ito po ay namamatay sa alcohol. Ang dami natin mga kababayan na nagbili ng alcohol, tama? Kaya buti naman, ngayon ho ay medyo nag-normalize yung supply, tama? So, ito po ay nagbigay sa atin ng aral na sa panahon ng pandemya, normal ho tayong matakot. Totoo. Normal ho tayong bilhin yung mga talagang kailangan. At normal din ho talaga na iset aside muna yung mga hindi dapat bilhin, kagaya ng mga bagong rubber shoes, o di ba? Bagong damit, o yung mga ganun. Tama, no? Ano pa ba yung mga bagong bag, di ba? So, tayo po ay natuto at natakot. Tama? So, ano naman ho yung pangatlong tinatawag na negosyong lumakas? Ay, nako, yan po yung nakikita nyo yung gumagala, no? Sa gitna ho ng ating mga lansangan. Ano ho yan? Nung panahon ng lockdown, halos lahat po ay hindi pwedeng lumabas. Pero sila po yung mga magigiting natin ng mga frontliners na nakikita nyo umaali-aligid sa ating mga lansangan na naghahatid ng serbisyo. Ito ho yung mga tinatawag na delivery service. Yan, o diba? Ang delivery service ho ay pumotok at naging patok hindi lang ho ngayong pandemya, pero kahit ng mga unang taon pa. Ito ay kailangan natin, maniwala kayo sa akin, dahil halos lahat ay pinapadeliver na. Let's take for example pagkain. Alam niyo ba dati, kapag gusto mo mag-grocery, wala kang choice, punta ka sa grocery. Tama, mali. Kaya lang, nung tumama yung panahon ng pandemya, tayo po ay natakot. Kaya sa karamihan ng mga, actually, parang halos lahat na yata eh, na mga supermarket, hanggang ngayon na, nag-o-offer pa rin sila ng tinatawag na online grocery service. Tama? Ito po yung mamimili ka ng gusto mong bilhin sa grocery, tapos ito po ay ipinapa-deliver na nila sa bahay niyo. Ang galing, di ba? Pangalawa, ito malupit, palengke. Sino mag-aakala na yung palengke magkakaroon na ng online palengke? Tama, mali? So itong mga palengke na to, ito po ay, naku, grabe ko talaga, no? Imbis na ikaw ay mamimili, tatawad, so okay, magkano to? Ayan, 3 kilo nga, 1 kilo nga, kalating kilo, 1/4, mga ganon. Tama, di ba? Ito po ngayon ay pwede mo na orderin online palengke. Karamihan po ng malalaking palengke, nagkakaroon na ho sila ng online palengke store. Tama? Ngayon, pagka pindot mo lang, ito po ay di-deliver. Aba, ang galing, di ba? Pati palengke dinideliver sa bahay nyo. Ito naman yung pangatlo, yung pinakasikat na sikat sa lahat. Kapag tayo ay nagne-Netflix, ayan, yan. Kagaya mami, ano, karamihan sa inyo, magne-Netflix, di ba? Movie marathon, ika nga. O kaya bonding ng mga kaibigan, kamag-anak, di ba? Ayaw mo na magluto, wala ka ng oras magluto, ikaw'y pagod na. Kaya, oh, natatawa. Oh, si Ateng, natatawa. O, di ba, bakit natatawa ka, Ateng? Kasi, alam ko yung ginawa mo ng Pasko. Tama, di ba? Ay, hindi ka na nagluto. Ikaw'y nag-order na. Di ba? Alam ko kung saan mo in-order ang spaghetti mo. Nagsisimula sa letter A, ambo. Di ba? O, mga cake. Tama, di ba? So, alam naman natin na, syempre, gusto natin magpahinga. Tama, di ba? Kaya karamihan pinapa-order na natin yan sa mga restaurant, 'di ba? Ayan si Ateng. Ayan kanina lang nag-order ka ng paborito mong milk tea, 'di ba? Imagine mo 'yan, kakabagong taong milk tea ulit. So ano yung point ko? Basta pagkain, nako, halos lahat pinapa-deliver na at tayo po ay natutuwa kapag pinapa-deliver, kapag sila po ay nagde-deliver sa atin. Bakit kanyo? Maniwala kayo sa hindi, mas matipid pa hong magpa-deliver kaysa kung ikaw ay lumabas. Tama? Kaysa kung ikaw ay mamasahe pa or magdala pa ng sasakyan, pipila ka pa,
di ba? Tapos nandun pa yung risk na kapag ikay bumaba, nako baka yung katabi mo asymptomatic pa. Nako patay tayo diyan, di ba? Unlike ito pag diniliber, ito na pagdating sa bahay, hugas ka dala ng kamay, sanitize ang konti, tapos kain na. Enjoy pa yung pamilya. Tama mali. Alright, di ba? Ngayon, lahat halos binapadeliver na. Totoo. Lalo na yung mga 10-10, 11-11, 12-12, yung mga bounce back sale na yan. Naku, ayan po, di ba? Namili tayo ng regalo mula sa mga Lazada, yung mga Shopee na yan. Yan, talaga pinapadeliver. Gadget, sapatos, bag, naku. Flashlight, o di ba? Power bank, yan. Pinapadeliver na, o di ba? Hindi lang yan, pati mga dokumento, pinapadeliver na. Tsaka kaway-kaway po, mga plantita dyan na nanonood, ha, o di ba? Kaway-kaway po, pati mga halaman, pinapadeliver na rin ho. Nako talaga, grabe ho talaga. So, ano yung point ko? Ang delivery service po, ito ang kailangan natin, tama? Ito ang negosyong napapanahon. Hindi lang ngayon sa panahon na to, kundi sa kahit anong panahon. Maniwala kayo sa akin, ang delivery service simula noon hanggang ngayon, hanggang sa susunod pa ng mga taon, ito ay kailangan ng ating mamamayan. Kaya po, sa 5% ng mga negosyong namayagpag nung panahon ng pandemya, ang delivery service po ang number one. Tama, di ba? Alright. So ngayon, na-interest ko ngayon kayo sa negosyo ng delivery service. Ngayon ang tanong nito, marami ako nakikita nagde-deliver dyan. Magkano ba talaga ang kinikita niyan? Okay. Para malaman nyo, dalawa lang ho ang kumikita sa negosyong delivery service. Tama? So ano yun? Yun po yung operator, yun po yung may-ari, at saka yung mga rider. Tama? So pag-usapan muna natin yung kita ng operator. Pag sinabi mong operator, ito yung nagmamanage ng mga riders, ito yung nagbibigay ng mga delivery assignments sa kanilang riders. Sila po yung may-ari ng company. Pag sinabi mong traditional delivery service operator, ito yung mga nakikita mo ngayon na mga delivery service na nagseserbisyo sa atin. Tama? So magkano ba talagang kita nila? Para lang malaman nyo, ang kita ng isang delivery service operator ay nagmumula sa mga delivery fee ng kanilang mga customers na hinahatid ng rider. Kada isang package o isang item na i-deliver, ito po ay merong tinatawag na delivery fee. Tama mali? Ngayon, ang delivery fee po, no? Ito po ay 20%. Kung magkano ang delivery fee, 20% po, no? 20% po. All right? Kung magkano ang delivery fee, 20% po ng kung magkano po ang delivery fee, 20% po ang kita, no, ng traditional operator. Ganun ho kalakas, di ba? All right. So can you just imagine, no? Kung ikaw po ay isang traditional delivery service operator, ikaw po ay nagmamanage na yung mga riders. Kada hatid ho nila, may delivery fee. Kada isang customer, may delivery fee. So kung mas marami kang rider at mas marami silang inahatid sa isang araw, mas marami kang kita ng 20%. All right? So ngayon, maglaro tayo. Para lang mabigyan ko kayo ng idea kung gaano kalaki ang kinikita ng isang operator, ganito ho. Tandaan niyo ho, ang isang operator ho, ito po ay nagmamanage ng kanyang mga riders. Tama? Alright. So ngayon po, alam niyo ba, ayon sa akin, Bubuin, ang isang delivery service na nakikita natin sa lansangan, yung mga nakakulay orange, tama? Meron silang estimated more or less 20,000 riders na umiikot araw-araw. Wow! Ganun kalaki. Yung mga nakakulay green naman, meron silang more or less estimated na mga 30,000 riders na umiikot. Tama? So, imaginein mo ha. For example, ikaw ay operator. Huwag na lang ganun kalaki. No, sabihin na lang natin 100 riders. No? Kung ikaw po ay isang operator, papakitaan ko kayo ng sample computation, sabihin na lang natin meron kayong 100 riders na minamanage. Ngayon, kada deliver nila, ang delivery fee, sabihin natin average lang, 150 pesos delivery fee. Average lang po. I-multiply mo ng 20 deliveries per day. Ibig sabihin, kada isang rider mo nakaka-benteng biyahe lang araw-araw. I-multiply mo ng 20%, yan yung kita mo bilang isang operator. Tama, di ba? So magkano pwede mong kitain sa loob ng isang araw? Ang pwede mong kitain sa loob ng isang araw ay 60,000 pesos kada isang araw. Ito ay kung ikaw ay traditional na delivery service operator. Ngayon, kung ikaw ay kumikita ng 60,000 pesos isang araw,
pwede nang makatulong yan, no? Malaking tulong na ho sa atin yan, tama? Pero nakakalimutan nyo, mga kapatid, no? Ito pong 60,000 na isang araw, ito ay isang araw lang. At ang delivery service, ang nagpaganda pa sa kanya, lalong-lalo na sa panahon ng holiday, no? Yan, Pasko, bagong taon, alam niya yan, alam niya yan. O diba kasi yung iba dyan, naghahabol pa, no? Nung bagong taon, no? Sila po ay alas 6 na ng gabi, nagpipilit pa kong magpa-deliver, o di ba? Kaya lang karamihan close na ho, di ba? Yan ho, ganun ho kalakas. Kahit holiday ho, 24/7, ano, I mean the everyday ho, kailangan ng delivery service. Yung ibang 24 hours a day pa, tama, di ba? So, i-multiply mo yan ng 30 days. Sa loob ng isang buwan, ito ang pwede mong kitain. 1.8 million kada buwan kung ikaw ay isang traditional delivery service operator. So karamihan ho sa inyo dyan nagugulat, ganyan pala kalaki ang kita sa delivery service. Totoo ho yan. Ganyan ho kalaki. Maganda ho ang negosyo ng delivery service. Kaya ho nyo ako pinapanood ngayon kasi pinaparealize ko sa inyo na itong negosyo na to, ito ay negosyong patok, ito ay negosyong kailangan, at ito ay negosyong pwede natin pagkakitaan, lalo-lalo na ngayong 2020. So karamihan po sa atin, mag-iisip ngayon. Sabi ng karamihan sa atin, meron akong motor, bakit hindi na lang ako magtayo ng sarili kong delivery service na negosyo? Tama? Ako na ho nagsasabi sa inyo, unang-una, maganda ho ang delivery service. Pangalawa, hindi ka malulugi dito kasi ito ay negosyong patok na patok. Kaya lang, ako na rin ho magsasabi sa inyo, pasensya na ho tayo, pasensya na ho kayo. Hindi ho ganun kadali mag-set up, magtayo, magtatag ng sarili mong delivery service company. Hindi ho ganun kadali. Bakit kanyo? O di ba? Kasi marami mag-iisip, magkano ba ang kapital, no? Actually, guys, hindi lang ho kapital ang kailangan sa pagtayo ng delivery service, no? Kaya ho, bago ho kayo magtayo ng isang delivery service, ang una niyo dapat tatanungin, ano-ano ho yung mga bagay na kailangan natin para mabuo yung kapital. Tama? Ulitin ko ha, ano-ano ho yung mga bagay na kailangan natin para mabuo yung kapital na kailangan para maitayo ang delivery service. Tama? Unang-una, kailangan meron kang minimum 50 million pesos. Para saan? Para sa pag-develop ng inyong sariling software, na inyong sariling system, na inyong sariling application na pwedeng i-download ng mga customers nyo. Kailangan nun yung kumuha or mag-invest, no, sa isang IT company na gagawa ng inyong system. Hindi ho ganun kabiro yan. At karamihan sa, yun, sa mga nanonood dyan, lalo na lang mga programmer, alam niyo yan, hindi ganun kamura ang gumawa ng system. Tama? Kasi hindi lang ho isang programmer ang gagawa niyan, hindi lang dalawa. Isang grupo ng programmer, ganun ho kalupit. Tama? At saka itong system na to, okay lang sa ako system eh, pero gagawa pa sila ng app na pwede i-download eh, di ba? Mahal ho yan, guys. Minimum 50 million. Pangalawa, kung may 50 million ka na ba, okay na ba yan? Hindi pa ho. Kasi kailangan yearly, kailangan mo magtabi ng minimum, no? Minimum na 15 milyones para saan naman ito? Para po sa pag-maintain ng inyong system, ng inyong software. Kasi kailangan babantayan yan, aalagaan yan ng IT company ng gumawa ng system. I-maintain nila, i-update nila, i-upgrade ho nila yan. Tama? So yan ho yung budget na kailangan ho para dyan. No? Diba? Minimum 15 million pesos. Kasi hindi ho pwedeng nagpagawa ka ng system, nagpagawa ka ng software, no? Nagpagawa ka ng application, tapos ito'y tumakbo at hindi mo pinamaintain. No? Wala nag-update, wala nag-upgrade. Alam mo bakit? Ang isang system, no, isang computer system or program, kapag ito ay inabot na ng 3 linggo, ito po ay nagiging luma na, obsolete na ho. Kaya kailangan from time to time, ina-update ho natin to. Bakit ho kailangan i-update, no? Kasi ho, kailangan ho ito ay sumabay sa pagbabago ng tinatawag na digital na panahon. O di ba yung sa internet, o di ba? Kailangan ho sumabay yan, tama? Kasi pag hindi ho yan nakasabay, ang software mo, ang binahid mong 50 million sa isang IT company, baka mag-crash ho, di ba? Baka mag-crash, baka mag-hang, baka wala na, baka ma-virus, di ba? Wala na, masira, sayang. Kaya kailangan din ho, meron mag-maintain. At ano pa yan, no? hindi lang ho kailangan, hindi lang ho yan yung kailangan. Kailangan nyo magkaroon ng operation center. So, ibig sabihin, kailangan mo magtayo ng opisina,
kailangan mo magkaroon magrenta ng mas malaking opisina, kailangan mo bumili ng mga office equipment, furnitures, computers, desk, lahat, aircon, lahat. Kailangan mo kumuha ng permit, kailangan mong kumuha ng mga ano ba tawag dito, ng mga iba pang mga facilities, no, na kailangan mo sa opisina mo. So meron kang operating expense, meron kang rent, meron kang bill, meron kang utilities expense, lahat, tama? So, kung mapapansin nyo, ito at lahat-lahat ito, minimum 300 to 400 million initial ang kailangan mo. Ngayon, okay na ba yun, Jeff? Tatakbo na ba? Hindi pa ako tatakbo yan. Hindi ka kilala. Ayaw naman natin langawin yung perang nilabas mo para sa iyong traditional delivery service na negosyo. So, kukuha ka ng mga endorser, kukuha ka ng mga model, ng mga, siyempre, kilala, no? Para mag-take off. Ngayon, magbabayad ka pa ng tinatawag na out-of-home advertisement o yung OOH na tinatawag. Pag sinabi mong out-of-home advertisement, ito yung mga billboard. Tama, di ba? O, tapos ipopost mo pa yan, kakalat mo pa yan sa Facebook, no? So, ang dami pang kailangan. So, that's additional 100 million. So, 450 million na. So, okay na ba yan, Jeff? Hindi pa okay yan. Bakit? Dapat willing ka pa magpatalo. Di ba? Willing ka magpalugi ng 1 to 2 years para lang makilala yung negosyo mo. Ang tawag dyan, acid test. Tama? So, ibig sabihin, kailangan tumagal, tumakbo yung negosyo mo ng 1 to 2 years na halos break-even ka lang. Kasi dun mo palang malalaman kung magpipick up yung tinayo mong delivery service na negosyo o hindi. So, sa madaling sabi, kailangan mo at least ng mga 500 to 600 million na puhunan. Tama? So ngayon, marami naman nung nagtampo sa akin ngayon. Bakit? Kasi kanina, in-excite ko sila sa delivery service, maganda daw. Tapos ngayon, bigla akong sasabihin na napakahirap pala magtayo. Parang pinaasa ko daw. Wow! No, di ba? Ganun din yung naramdaman ko. Actually, nung nakita ko yung delivery service, sabi ko, ba't di ko pa to naisip dati? Di ba? May motor naman ako. No? Pwede naman akong kumuha ng tatlo pang motor. Tapos utusan ko yung mga kaibigan ko na sila yung mag-deliver. Tama yung mga ganun. Kaya lang di pala ganun kadali. Ang dami palang kailangan. Ito pala yung mga kailangan. O, di ba? Alright. So, ang sinasabi ko ho, hindi ho ganun kadali mag-setup ng sarili ng delivery service company. Yan ho yung dahilan kung bakit mabibilang lang natin sa mga daliri natin yung mga kumpanyang nagtayo ng kanilang delivery service. Tama? Kasi mahirap po talaga. Pero ngayon, ito sasabihin ko sa inyo. No? Huwag kayong malungkot. Alam kong karamihan sa atin na nanonood ngayon, wala namang ganung kalaki pera, million-million. Pero still, may pag-asa pa ba na maging isang delivery service operator? Meron ho. Huwag na ho tayo magtayo ng sarili nating delivery service na negosyo, pero pwede ho tayo maging operator sa pamamagitan ng franchise. No? Magpa-franchise ho tayo. Okay? So ano ba yan? Okay? Dati, sinabi ko, million ang kailangan mo. Pero may sasabihin ako sa inyo. Kaya ho kayo in-invite ng mga kaibigan nyo na manood sa akin kasi gusto nilang malaman nyo na maganda ho ang delivery service. At gusto din nilang malaman nyo na itong negosyo na to, okay, bagamat million ang kailangan, dito sa inaalok namin, pwede kayo maging isang franchise operator na hindi mo kailangan ng million. Yan na ho nakikita nyo sa harap. 288,888 pesos all in na. Pwede ka na mag-iisang online franchise operator ng sarili mong delivery service na negosyo. So, ano ba to? Yan po yung TokTok. Ano po yung TokTok? Ang pinakabago at ang pinakaunang online franchise delivery service na negosyo. Ibig sabihin dito sa TokTok, pwede ka na maging isang operator nang hindi mo kailangan maglabas ng malaking pera, nang hindi mo kailangan gumastos sa sarili mong computer system, nang hindi mo kailangan kumuha ng tauhan o ng opisina kasi meron ng gumawa niyan para sa iyo. Tama? So, sino po yung gumawa niyan para sa iyo? Siyempre yung may-ari ng TokTok. At meron din sila mga brand ambassadors. So, itong mga brand ambassadors nila, ito po yung naghahatid ng ligaya at saya, no, sa bawat deliveries. Sila po si Aldab, si Mr. Alden Richards, at saka si Miss Maine Mendoza. Tama, di ba? Ngayon, sabi ko nga, nung una, wala naman ho talaga sa plano ng mga may-ari na magtayo ng TokTok. Tama? Nung 2019, wala talaga sa plano. Kaya lang,
Noong nakita nila yung epekto ng pandemic sa kalusugan at sa ekonomiya, doon nila naisip na bakit hindi tayo magtayo ng sarili nating delivery service. Bakit kanyo? Para lang ba dahil mas kumitang may-ari? Hindi lang ho yun. Nakita kasi ng mga may-ari ng Tok-Tok na yung negosyo ng delivery service, tama? Malaki ho ang pwedeng kitain ng isang operator. Malaki talaga. Pangalawa, sa gitna ng pandemya, nakita nila, eto oy, napakalaki ng demand. Tama, di ba? Halos lahat ho, kailangan ng delivery service. Kaya naisip nila, pwede natin matulungan yung mga kababayan natin na nawalan ng trabaho, nawalan ng hanap buhay, na magkaroon sila ng isang negosyo na pwede makatulong sa kanila. Nakita nila, malaki ang kitaan bilang isang operator. So, anong ginawa nila? Ginawa nila, nag-develop sila ng Tok-Tok delivery service para pwede nilang i-alok sa ating mga kababayan na maging operator din. Tama, di ba? Yan ho yun. Sino may-ari? Ito ho. Ang may-ari ng Tok-Tok delivery service, ito pong ating mga bossing, si Boss Jonathan So, siya yung ating president and CEO, at si Boss Carlito Makadangdang, siya naman yung ating vice president and CFO. Ayan, di ba? Sila po yung may-ari ng Tok-Tok delivery service. Okay. So ngayon, imbis na kayo po ay maglalabas ng million, no? Kalahating billion, 500 million, 400 million. Ngayon, pwede ka na mag-operate ng sarili mong Tok-Tok delivery service sa pamamagitan ng isang online franchise operator sa halagang 288,888 pesos lang. Yun ang maganda. Tama? Ngayon, meron nagtatanong, Jeff, mukhang maganda yan ah. Sige, gusto ko talaga maging operator ng delivery service. Pero ibig mo sabihin, imbis na million, ito lang ilalabas ko? Yes. Ito lang ikakapital ko? Yes, of course. Kasi tulong na ng Tok-Tok. Yung mga may-ari po, ito po si Boss Joe at si Boss Carl, sila na ho yung namuhuna ng malaki. Sila na ho yung naglabas ng malaking pera para magkaroon tayo ng sarili nating delivery service na negosyo bilang isang online franchise operator. Ito pang maganda. Guys, dahil seryoso po yung pagtulong ng mga may-ari sa atin, seryoso po ang pagbibigay nila ng opportunity para makatawid tayo sa 2020, 2021, 2022 at sa marami pang panahon para matulungan tayo, no, nawalan tayo ng trabaho, no, nahirapan tayo, na-layoff tayo, no, magkaroon tayo ng negosyo na to. Isa pang tulong ang binibigay nila. Dahil gusto nila tayong matulungan, ito po special promo lang, no? Special promo lang po ngayong holiday season lang po, no? Actually, hanggang Lunes lang po eh. Hanggang January 4, no? Ano yun? Imbis ng 288,000, ibinaba pa po nila. Magkano? Halagang 58,888 pesos all in na po. Tama? So, ibig sabihin, imbis na 288,000, binabandan nila ng 58,888 pesos. Ayan ho. So, ibig sabihin nun, hindi mo kailangan ng milyon. Binabandan nila ng 288,000 kasi mga may-ari na namungunan. Ngayon, dahil gusto pa nila tayo matulungan, ginawa nilang promo. Binaba pa ulit nila ng 58,888 pesos. Ngayon, promo lang to hanggang January 4, 2021. Ano ba yung inclusion? Jeff, pag ako nag-avail ng package ng halagang 58,888, ano yung makukuha ko? Unang-una, magkakaroon ka ng sarili mong Tok-Tok personal delivery link at referral code. Ito yung pwede kang kumita ng 3% ng habang buhay, ng halos nasa bahay ka lang at wala ka ng ginagawa. Every time na magpapabook yung mga kaibigan, kamag-anak at kakilala mong gamit lang ang Tok-Tok. Mamaya explain ko yan. Pangalawa, magkakaroon ka ng sarili mong Tok-Tok Operator Portal. Pag sinabi mong Tok-Tok Operator Portal, ito po yung virtual opisina mo, no? Ng Tok-Tok. Computer lang, no? Cellphone lang, internet, okay, laptop lang, pwede ka na mag-operate. Hindi mo na kailangan kumuha ng tauhan, ng sarili mong opisina, gumastos sa mga computer system, wala na yun. Kasi ginawa na ho ng Tok-Tok yun. Pangatlo, meron mo tayo tinatawag na full technical support and online franchise operator training. Tama? So dahil karamihan po ay bago dito sa negosyo na to, no, sa larangan na to, kami po ay nagkakaroon ng online training and orientation. Tuwing Mondays to Friday po, unang-una alas 7 ng gabi. Ito ho, yung Mondays through Saturday.
kagaya ng pinapanood nyo ngayon, di ba? Ito po yung simula ng inyong online operator training. Ito pong orientation na to. Pangalawa ho, after nitong orientation, sa lahat po na nag-sign up na mga operator, no, online franchise operator ng TokTok, meron po tayong tinatawag na technical training preview. Mamaya ho yun pagkatapos itong pinapanood nyo para sa lahat, para masimula na po namin kayo maturuan paano maging operator. Kaya lang ho, hindi ho ito mapapanood dito. Sa special Zoom meeting link lang po yan. O diba? Sa lahat lang po na nag-sign up. Okay? At saka, tuloy-tuloy po yung training natin. Meron tayong validation and approval training tuwing Mondays through Saturdays din sa mga operator para ma-aprubahan na sila at mag-operate ka agad. Mamimili lang sila ng oras, alas 10 ng umaga or alauna ng tanghali or alas 4 ng hapon. Meron din tayong sabay na training sa mga riders din. Tama, di ba? So, ito po ay Zoom din po. No? Zoom, online po lahat. Tama? So, kung mapapansin nyo, tuloy-tuloy yung mga trainings natin para ma-fast track po yung pag-operate nyo para kumita na rin kayo kaagad. Number 4 po, ito po yung kasama. Kung meron po kayong katanungan, no? Or gustong dinawin, no? Di ba? Ayan po. Pwede nyo kaming kontakin. Meron po tayong tinatawag na email helpdesk help@toktok.ph or hello@toktok.ph. At pwede rin kayong tumawag, no, sa ating customer service hotline 8424-8617 tuwing Mondays through Saturday alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. O, diba? So yan po yung makukuha niyong package kapag kayo po ay nag-avail ng TokTok Delivery Service Package sa halagang 58,888 pesos po. Ito po ay promo lang. Mula December 29 hanggang Monday lang ho, January 4, 2021. O, diba? Talagang napakasaya. Okay. Ngayon, karamihan sa atin, ay mukhang maganda to, ah, diba? Alam na natin na hindi ho ganun kadali, hindi ho ganun kamura magkaroon ng sarili mong delivery service. Hindi talaga ganun kadali mag-setup. Million talaga kailangan mo. Kaya lang, ngayon nakita natin, yung mga may-ari ng TokTok, sila na pala yung namuhunan. Kaya 288,000 na lang. Tama? Kung gusto mong magkaroon ng TokTok as an online franchise operator. Pero, dahil gusto tayong matulungan ng mga may-ari no, ngayong holiday season, kasi alam natin, pandemic pa rin tayo ngayon eh. Hindi pa ho normal lahat. Tama? Ito ay ibiniba na ho nila ng 58,888. At alam nyo ba, may chika ako sa inyo. Itong mga may-ari pala ng TokTok, sila rin yung may-ari ng Showmaking online franchise na negosyo. Ibig sabihin nun, alam natin mga kababayan, di ba, na isa pang magandang inegosyo ay pagkain. Lalong-lalo na yung mga sikat na franchise food cart na negosyo. Sila pala may-ari nun. Showmaking, Showpowda King, Potato King, Burger Factory, Noodle House, pati yung napakasarap na Mang Box Manok, sila rin may-ari nun. Tsaka yung kay UC Tito Boy Abunda, yung endorser, yung Boy Bondat na talagang may masarap na sisig. O di ba? Spicy, special sisig. At saka yung napakalinam na beef pares. At saka yung napakasarap na kare-kare. At saka yung all season favorite na lugaw. Naku talaga sa Boy Bondat ko yan. So, sila pala may-ari nun. Ito pang malupit. No? Pwede ka rin, ibig sabihin nun, may negosyo rin sila ng ganun na pwede ka rin pala magnegosyong online sa mga favorite franchise food cart mo. Ngayon, meron pa akong good news sa inyo. Ano pa yung good news ko? Ito pang malupit ngayon. Dahil talagang gusto nilang pasayahin at pagandahin yung pagpasok ng 2021. Ito ha, sa lahat lang ng seryoso at interesado na mga pital, no, bilang online franchise operator ng TokTok. Sa lahat lang ha, okay. Kasi hindi ito para sa mga sa inyo no kung hindi kayo interesado, pero sa lahat lang ng interesado ngayon guys, grabe, hindi nyo pa hinihiling, binigay na po ng mga may-ari. Ano yon? Special limited time promo from 58,880 pesos, kapit lang mga kapatid, hanggang Monday lang ho to, hanggang January 4 lang ho 2021. Ginawa na ho ng may-ari ng 16,888 pesos all in. Ngayon, ulitin ko ha, hindi na ho 58,000, pero hanggang Monday lang ho, 16,888
88 pesos na lang ho, all in na ho yan. At ang malupit pa niyan, nako, ating mga kuyang, mga mare, mga pare, beshi, makinig ka, huwag ka muna ma-excite. Kapag nag-avail ka ng TokTok package sa halagang 16,888, hindi lang ho TokTok online franchise delivery business ang makukuha mo. Hindi lang ho yun. Dahil sila rin po yung may-ari ng Showmaking online franchise food cart na negosyo, magkakaroon ka pa rin yan. Isinama na rin ng mga may-ari, pati ang 7-in-1 na Showmaking online franchise food package sa package ng TokTok. So, ibig sabihin, 16,000 lang ang binayad mo, meron ka ng TokTok online franchise delivery na negosyo, meron ka pang Showmaking na 7-in-1 na negosyo. Pati yung sikat na copper mask at ninja ayon na suot ng mga artista panlaban sa COVID-19, ayan po, kasama na rin ho dyan sa 7-in-1. Tama? Napakaganda regalo. Naku, kung kayo po ay seryoso, para ho sa inyo to. Okay? Ngayon, ano bang gagawin natin? Number one, magpa-purchase tayo. No? Kulitin nyo na yung mga kaibigan nyo, mga kasama nyo na nag-invite sa inyo dito. Kung sino po sila, kulitin nyo sila. Tanungin nyo paano sila mag-a-avail. No, one time lang naman po. No? One time ka lang mag-a-avail or mamumuhunan ng inyong TokTok online franchise delivery service package. So kagaya na nasabi ko, promo lang to, 16,888 pesos. Pagkuha mo niyan, syempre, bukod sa Showmaking 7-in-1 na online food franchise na negosyo na kasama, at sa TokTok, bah, meron din yung tinatawag na freebies, no? So ano yung freebies? No? Kapag ikaw po ay taga Manila, no? Ang freebies mo po ay 2,000 pesos worth ng JC Health and Beauty or Health and Wellness package, no? Health and Beauty package. At saka may kasama siyang plus 1,000 pesos na sampler food products ng Mang Box Manok at saka ng Boy Bondat. Tama, di ba? Yung sinasabi kong special sisig. Yung sinasabi kong spicy sisig. Yung sinasabi kong talagang grabe, na makakalimutan mo, literal, pangalan mo. Ako, hindi lang pangalan ko eh. Pati saan ako nakatira, nakalimutan ko. Ibang bahay na uwihan ko dahil natikman ko talaga. Grabe, mga ateng, mga kuyang. Natikman ko talaga yung tinatawag na beef pares. Naku, grabe, iba, kakaiba hong sarap. Hindi lang ho yan. Pati nung Pasko, nung bagong taon, naku, yung Mang Box, yung Boy Bondat na kare-kare. Naku, sulit, napakamura, sulit na sulit, iinit mo na lang, naku, parang restaurant style. Pati yung lugaw, ang lamig kaya ng kagabi, no? Kami nagkikwentuhan ng ang mga kaibigan, no? Dito sa aming bahay, talagang iba ho, ang sarap po ng mainit na Boy Bondat special lugaw. Naku, grabe. Lahat yan matitikman nyo. No, kasama yan. Kung anong man yung kasama, dahil freebies lang yan, mga kasama. Ngayon, kung kayo po ay outside Metro Manila, wala hong food package na kasama na libre. Bakit to? Siyempre, dahil ito'y pagkain, ito po ay perishable. Tama, di ba? Kaya pang Manila lang po muna. Alright? Pero, huwag kayo mag-alala, meron naman kayo 3,000 pesos worth of health and beauty products from GC. Tama, di ba? Okay. Ganun pa rin. Kahit outside kayo ng Manila, kahit nandiyan kayo sa ibang bansa nanonood, once you availed ng TokTok delivery service package, kasama doon talaga, no? Yung Showmaking 7-in-1 na food franchise na negosyo tsaka yung TokTok, magkasama. Pero, ito ay hanggang January 4 lang, Monday. Ngayon, di ko lang alam ha, kasi baka pagdating ng January 5, bumalik na tayo sa 58,000 or 288,000. At saka ang alam ko, hindi na ho magkasama. No? Hindi na ho magkasama yung Showmaking at saka yung TokTok. Kaya swerte ho kayo. Kung kayo po interesado at nanonood sa amin ngayon, i-grab nyo po yung chance kung gusto nyo. Okay? So ngayon, dito sa TokTok, dire-diretso na tayo. No? Once na nag-avail ka ng package, no? Pwede kang maging, number one, kumita ng 3% bilang isang TokTok online franchisee at saka maging online franchise operator at kumita ng additional 7%. Or, kung kayo po ay mas maraming oras at may sarili kang motor, pwede ka rin maging sarili mong rider at kumita ng outright na 80% mula sa delivery fee ng inyong mga customer. Dito lang sa TokTok,
pwede kang maging 3-in-1. Ah, di ba? Yan ang maganda sa TokTok. Online franchisee ka na, operator ka pa, at kung marami kang oras at may motor, pwede ka pang maging rider, di ba? So, ganyan ho kalaki ang kitaan dito. Okay. So, diretso na tayo. Ngayon, ganito ang gagawin natin, ha? Listen up, guys. Listen up. Ito na ho. Once, okay, ito na ho yung training nyo, ha? Once na nag-avail ka ng package, 16,888, anong man nangyari? Ah, di ba? Okay, itong kailangan nyo maintindihan. Kapag nag-avail, sa oras na mag-avail ka ng package, nagbayad ka ng 16,888 pesos, you will get, syempre, yung tinatawag na activation card sa package mo. Bukod pa yun sa mga freebies, etc., etc. Ang pinaka-importante yung activation card. Kasi sa activation card or yung activation code na tinatawag, meron niyang PIN number, meron niyang activation number, at ang pinaka-importante, yung tinatawag na ID number. Ito yung una nating gagawin. Kailangan ho, okay, i-register or i-encode yung pangalan nyo at saka yung account nyo. Ito po yung account nyo, okay? Sa ating system. At ang magre-register niyan is yung taong nag-invite sa inyo o yung tinatawag natin online franchise mentors or coaches nyo. Sila ho ang magre-register on your behalf. Hindi ho dapat muna kayo kasi baka ho kayo ay magkamali. Ang kailangan nyo lang, provide sila ng photocopy ng inyong valid ID na tama kasi doon nila kukopya yung pangalan at address nyo. Okay? You will provide them with accurate information para ma-register kayo. Ulitin ko ha, kapag nagbayad kayo ng package, isa sa importanteng dapat na meron kayo doon is yung activation card or activation code na tinatawag. Ngayon, sa likod ng activation card or activation code, meron siyang PIN number, activation number, at ID number. Kailangan ho yan. At ang pinaka-importante yung ID number. Kasi yung ID number, ang tawag din dyan, yan yung inyong franchise ID number. Tama? Ito ho yung identity nyo dito sa TokTok bilang isang online franchise operator. At ganun din ang identity nyo sa Showmaking online food franchise na negosyo nyo. Okay? Ngayon, pagkatapos ho i-register ng inyong online sponsors or online mentors and coaches ang inyong pangalan sa aming system, no? Pagkatapos kayo ma-register or ma-encode. Ang tawag na sa inyo, automatic, ang tawag na sa inyo, TokTok Online Franchisee. Okay? Malinaw, ah. Pagkatapos yung mag-avail ng package, i-register kayo. Tama? Pagkatapos yung i-register, automatic TokTok Online Franchisee na ang tawag sa inyo. At bilang isang TokTok Online Franchisee, entitled ka ng kumita ng 3%. Okay? Sa pamamagitan ng inyong personal delivery link at referral code. Every time na gagamitin lang ito or magbubook lang ng delivery ang inyong kaibigan, kamag-anak at kakilala gamit ang TokTok. Kikita ka ng 3% kahit halos wala ka ng ginagawa, kahit nasa bahay ka lang, lifetime, forever. Oh! Bongga! O, diba? Dito lang sa TokTok yan. So, ngayon ang tanong, ano ba yung personal delivery link na tinatawag? Okay, mabilis lang to, ha? Madali lang, I will explain this sa madali nyo maintindihan. Okay? Pag sinabi mong link, ito yung pinipindot ng kaibigan mo sa internet para may puntahan siya. Okay? So, when you say, ganun rin sa TokTok, meron tayong personal delivery link. Dito sa TokTok, ang personal delivery link, ito yung ikiklik ng kaibigan, kamag-anak o kakilala mo para magpabook sila ng delivery gamit ang TokTok. Dahil link mo yan, doon ka kumikita ng 3%. O, di ba? Okay. Alright? So, ulitin ko, ha. Kapag sila ay magpapadeliver gamit ang TokTok, ibibigay mo yung link mo, pipindutin nila yan, at doon sila magbubuk ng delivery. At kapag successful ang delivery, alright? Kapag successful ang delivery, automatic, kikita ka ng 3% doon. Ngayon, sa Showmaking naman, tama? Meron din link. Pero ang tawag doon, shop link.
no, sa Showmaking 7-in-1 na food na negosyo. So ibig sabihin nun, ibibigay mo yung link mo sa mga kaibigan, kamag-anak at kakilala mo at doon sila mag-order ng paborito nilang food franchise na produkto. Tama? Ngayon, every time na nag-order sila sa inyong shop link, sa Showmaking to ha, kikita ka ng 20 to 30%. Maganda, di ba? Okay. So wag muna natin pag-usapan yung shop link. Pag-usapan muna natin yung TokTok personal delivery link. Alright? So dito ho, gagawa ho tayo ng link. Okay? Gagawa tayo ng personal delivery link. Ngayon, ikiklik yan ng kaibigan, kamag-anak at kakilala mo. Ngayon, ang tanong, bakit nila ikiklik? O, di ba? Siyempre, para iklik nila, gagawa ka ng caption. Saan mo gagawin? Sa Facebook, sa Messenger, okay, sa Viber, okay, sa WhatsApp, okay, sa text, di ba? Gagawa ka ng caption. Ano yung caption? For example, Facebook tayo. Good morning, everyone. Meron akong bagong negosyo ngayon. Online franchise operator ako ng makabagong delivery service na TokTok. Ngayon, kung meron kayong gustong ipa-deliver, subukan nyo ho yung TokTok, i-click nyo ho yung link sa baba. Yun, o diba? So, ano yung link na i-click nila? Yun yung personal delivery link mo. Gagawa tayo nun. Ganito lang ho ang format ng personal delivery link. Ganito lang ho. Ang itatype nilang at ang paggawa ng link ay gagawin nyo lang www, yan lang po itatype nyo, .toktok.ph/delivery/ID number. Ulitin ko ha, www.toktok.ph/delivery/ID number. Ganun lang gumawa ng link. Kung ano po yung ID number nyo, ito yung ID number, sa likod ng inyong activation card, nakasulat ID number, yan din ho yung ilalagay nyo. Mamali. Ngayon, pagkatapos mong gumawa ng link, isesend mo yan sa Viber, ipopost mo yan sa Facebook, isesend mo yan sa Messenger, no? Kahit sa text pwede. At ang malupit niyan, every time na kiniklik nila yung link, no? Every time na kiniklik nila yung link, automatic, dito sila mapupunta. Yung mga kaibigan, kamag-anak at kakilala mo dito mapupunta. So ano ho ito? Ito yung tinatawag na TokTok Delivery Booking Site. Tama? So kapag nakinlink nila yan, dito sila dadali ng link. At dito sila magbubook ng kanilang delivery. Ngayon, ang maganda sa TokTok, pwede silang mamili kung anong klaseng delivery service ang pwede nilang gamitin. Ano yun? Pwede silang magbook ng ASAP o scheduled time. Pag sinabi mong ASAP, ito yung pipikapin ng rider ang package at i-deliver ng rider within the day. Yun ang ASAP. Pag sinabi mong scheduled time, may option po, no? Yung sender na mamili kung anong oras at anong araw pipikapin ni rider ang package at kung anong oras at araw i-deliver ni rider ang package. Okay? Sa loob ng isang linggo. Okay? So, yan po yun. Alright? Ngayon, meron din pong option, no? Na paano kunwari, sabi ng sender, gusto kong iparush ka agad ito. No? Gusto kong iparush ka agad ito. So, paano ipaparush? No? Meron din tayong option na tinatawag na express delivery. Tama? So, ibig sabihin ng express delivery, magbabayad lang si sender ng magkano? 40 pesos dagdag, no? 40 pesos ho, no? Dagdag sa kanilang, what do you call this one? Delivery. Tama? Para po i-prioritize ng rider, alright? I-prioritize ng rider ang delivery service. O, diba? Ganun ho kadali, okay? So, yun ang ibig sabihin. Again, kapag kinlik, no, ng mga kaibigan at kamag-anak at kakilala nyo, yung personal delivery link nyo, dito sila dadalin. Okay? Dito mismo. At kapag nandito na sila sa TokTok Delivery Booking Site, pwede na sila mag-book ng kanilang delivery. Mamimili ho sila kung ASAP ba yan o scheduled time at kung express delivery. Dito nila fi-filled upin kung ano yung pangalan ng sender,
ano yung address ng sender, ano yung contact number ng sender, ano po yung landmark ng sender, kanino ho ipapadala, ano yung address ng ipapadala, ano yung contact number na ipapadala, ganun din po, tama. Tapos, ano po yung package na ipapadala. Ngayon, pag na-filled up niyo po yun, lalabas ho yung delivery fee, kung magkano, no? Pag lumabas na at okay na, i-click mo na yung book now. Ngayon, pag kinlik mo na yung book now, darating yung rider na TokTok, pipick upin yung package at i-deliver. At kapag successful yung delivery, pang! 3%, no? Ang kikitain mo doon, no? Diba? Halos wala kang ginagawa. Ngayon, ano naman yung referral code na tinatawag? Ganito yan. Ang referral code naman po, ito po yung sa mga kaibigan at kamag-anak at kakilala nyo na ginagamit po nila yung apps ng TokTok na dinadownload po sa kanilang cellphone. Tama? So, ngayon, sasabihan mo yung kaibigan at kamag-anak at kakilala mo na, tita, o kaya, pinsan, download po kayo ng TokTok delivery app mula sa Google Play. O di ba mag-download po kayo? Tama? Ngayon, kapag nag-download po kayo, no, kailangan nyo mag-register. One time lang ho yung pagre-register sa TokTok. One time lang ho, no? One time lang ho. Kapag kayo ay nag-register, no? Okay? Tatanungin ho kayo ng tinatawag na referral code. Tama? So, kailangan nyo hong ilagay yung referral code. So, ano yung referral code? Ang referral code ho, yun po yung ID number nyo sa likod ng activation card. Malinaw? So, ibig sabihin ho niyan, kapag nag-register ho sila, ilalagay ho nila yung referral code nyo dun sa app ng TokTok. And kapag nailagay na at kinlik nila yung submit, automatic na. Every time na magbubook sila ng delivery gamit ang app, okay, one time lang naman pag-register, automatic habang buhay ka nang kikita ng 3%, 3%, 3% mula sa inyong referral code. Ganun lang ho kadali. Okay? So ngayon ho, gano'n ba kalakas itong 3% nakita ng isang TokTok online franchisee? Ang 3% po ay napaka-powerful. Sabihin na lang natin na marami ka ng kaibigan, kamag-anak o kakilala, okay? Ang pinadala mo ng personal delivery link at referral code, sabihin natin sa loob ng isang araw, no, umaabot ka na ng 200 bookings per day, tapos i-multiply mo siya, no, ng 150 pesos per delivery fee. Okay? So, ibig sabihin nun, nag-average lang ng 150. Example lang, nag-average lang ng 150 pesos per delivery fee ang bawat delivery ng inyong mga riders. I-multiply mo ng 30 days at i-multiply mo ng kita mo ng 3%. Tama? So, ang lalabas na sagot niyan, 27,000 po. No? As much as 27,000. Guys, pwede kang kumita ng as much as 27,000, no, per month nang nasa bahay ka lang at halos wala ka ng ginagawa. Okay ba sa inyo? Grabe, di ba? Okay. Ngayon, etong tanong. Paano naman kaming magiging TokTok online franchise operator? Ayan na. Okay? So, again, once na bumili ka ng package worth 16,888 at iniregister na yan sa ating system, ang tawag sa'yo online franchisee. At kapag online franchisee ka na, entitled ka ng kumita ng 3% sa pamamagitan ng inyong personal delivery link at referral code. Kagaya na na-explain natin kanina. Tama? Okay. Ngayon, ang next step naman is pwede na kayong maging online franchise operator. Paano? Simple lang ho. Meron pong anim, no? Anim na paraan para maging online franchise operator kayo at ma-approve kayo sa loob ng 24 oras. At pwede na kayong kumita ng as much as 60,000 per month nang nasa bahay ka lang. You post, you deliver, you earn. Ganun lang po ang TokTok. So ano po yung anim na steps na yan? Number one, pumunta ho kayo sa website ng TokTok. www.toktok.ph. Tama? Di ba online franchisee na kayo? Gusto nyo maging online franchise operator. So yun ang unang step. Pasok ho tayo sa website ng TokTok. Pangalawa, kapag nasa website na tayo ng TokTok, hanapin nyo yung sa taas, no? I-click nyo ho yung tinatawag na become or be a TokTok operator. Yan. I-click nyo ho yun. At kapag kinlik nyo ho yun, lalabas yung tinatawag na TokTok operator registration form. Kailangan ho natin i-filled up yun. Pangalan, middle name, apelido, address, etc. etc. Meron tatanungin sa inyo dong tatlong bagay na importante. Ano yung cellphone number mo at ano yung email address mo? So, yung unang bagay is cellphone number, yung pangalawa, email address.
kailangan kung ano po yung ginagamit yung cellphone number at kung ano yung ginagamit yung email address, yun ho yung ilalagay nyo. Hindi ho pwede mag-imbento, hindi ho pwede maglagay ng kung ano-ano. Okay? Huwag ho magkakamali. Pangatlong bagay na tinatanong doon, ano po ang inyong franchise ID number? Yung franchise ID number, yun po yung tinatawag na ID number sa likod ng activation card nyo. Kailangan nyo ilagay yon. At kailangan nyo rin po mag-submit, no, mag-upload ng inyong picture, ng valid ID na may picture. So yun po yung step 3. Step 4, ano yun? Kailangan nyo umattend ng dalawang technical training ng TokTok. Yung unang technical training, yun po yung preview. Tuwing pagkatapos po ng orientation. Kasunod agad pagkatapos ng orientation. Yun po yun, tama? Sa preview, ito po ay nasa Zoom. Okay? Hindi ho pwedeng umattend yung hindi ho nag-sign up bilang operator. Kasi dito ho namin tinatanong ang ID number ng participant at kinukuha ho namin lahat ng participant, pangalan at ID number. At ito po ay ini-endorse namin sa pangalawang training. Ano po yun? Yun po yung nagaganap tuwing 10 o'clock o kaya 1 o'clock o kaya 4 o'clock. Mondays through Saturday. Ano po yun? Yun po yung tinatawag na operator technical training validation and approval session. Kasi po, pag nandun na ho kayo at na-check nila na umattend pala kayo ng preview, hindi po yung chance nyo na ma-approve. Ngayon, pagkatapos yung umattend, step 4, approve ka na. Paano mo malalaman? Papadalan ka ng email ng TokTok na meron tinatawag na congratulatory message, no? Isang online franchise operator ka na. And at the same time, bibigyan ka na ng credential. When you say credential, ito po yung magkakaroon ka ng TokTok operator portal link at saka ng inyong username and password para makapasok dun sa link na yon. Tama? And step number 6, yun na. Operate and start recruiting your riders para kumita na tayo kaagad. So again, ito po yung itsura ng congratulatory letter mula sa inyong email. Congratulations, you are now a approved TokTok online franchise operator. Ito po yung credentials nyo. Ang credentials po, yan po yung TokTok operator franchise, operator portal link. Ito po yung link na to, hindi nyo po ito ibibigay sa mga kaibigan kamag-anak na kakilala nyo. Ito po yung gagamitin nyo bilang opisina nyo ng TokTok sa inyong cellphone o computer. Username and password, yan po yung gagamitin para makapasok sa inyong operator link. Tama? So ngayon, ito po yung summarize ulit. 6 na steps para ma-approve kayo bilang operator. Okay? So malinaw po yan. Ngayon, once na na-approve kayo, listen up ha. Okay, listen up. Once na na-approve kayo bilang operator ng TokTok, ano yung mangyayari? Dalawang bagay ho yung mangyayari. Okay? At dalawang bagay ho yung kailangan nyong gawin. Ano yun? Una, kailangan mo na mag-recruit na riders. Ngayon, paano mag-recruit na riders? Papadalan mo namin kayo ng mga poster, ng mga videos na magagamit nyo na pwede nyong i-post sa Facebook, no? Para mag-recruit ng mga riders. Bilang operator, no? Meron ka lang maximum of 100 riders. Pwede kang kumuha ng mga iba-ibang riders sa mga iba-ibang lugar. Operator ka na nakatira sa Manila, pwede kang kumuha ng mga riders na taga Quezon City, mga iba taga Manila, iba taga Taguig, iba taga San Juan, iba taga Cavite, pwede ho yun. Pero gusto ko malaman nyo, pagdating ng third to fourth week ng January, yung TokTok po, unti-unti na mag-expand. Magbubukas na tayo ng Bulacan, Cavite, Pampanga, Laguna. Unti-unti na tayo lalaki. Hanggang Pangasinan, hanggang Baguio, hanggang Quezon, hanggang Bicol, o di ba? Tarlac, Nueva Ecija, ayan, Cebu, Davao, Bohol, ayan na, Palawan, boom! So, ibig sabihin, unti-unti na tayo mag-nationwide. Ngayon, alam ko ang 100 riders kulang, tama? So, yung iba kong ginagawa, tandaan nyo ha, for every account ng TokTok as a delivery service, 100 riders lang kayo maximum meron. Kung gusto nyo po madagdagan yung riders na yon, edi bumili pa kayo ng isa pang TokTok delivery service account or package. So, that's another 100 riders. So, kada account, 100. Kung tatlong binili mo, tatlong, 100. 300 yung riders mo, okay? So, yun maganda. Yun yung una, magre-recruit tayo ng riders. Pangalawa, kailangan nyo pong lagyan ng laman ang inyong operator wallet. So pag sinabi mong operator wallet, no, lalagyan ng laman, ito po yung pagta-top up. Kasi bilang operator,
para po tayo makapag-operate na sa ating mga riders, kailangan no, may laman po yung wallet natin. Kasi itong wallet na to, ito po yung magsisilbi ng mga load ng mga riders natin para makatanggap na po sila ng mga delivery assignments. Okay? So yun po yung unang dalawang gagawin. Mag-recruit na rider at lagyan ng laman ang inyong operator wallet. Pinakamura po is 5,000 pesos. Okay? Ayan. So ngayon po, ito po yung example ng TokTok Rider Recruiting Material. Ito po yung example ng posters natin na pinapadala sa inyo para po i-post nyo sa inyong Facebook. Okay? At para, alam nyo na po, no, makatulong po sa pagre-recruit. Yung iba po, nagsisend ng message. Yung iba, nagpo-post sa Facebook o sa Instagram. Pero alam nyo, pinakamadali pa rin is magtawag kayo. Magtawag kayo ng mga kaibigan, kamag-anak at kakilala, lalo-lalo na may mga motor. Totoo yan, ang bilis po. Ang dami yung mag-a-apply sa inyong rider. Sabihin nyo lang sa kanila na meron ka bang kakilala na may sariling motor, no? May NBI clearance at saka professional driver's license na gusto maging rider ng, kasi operator ako eh, gusto maging rider at kumita ng hanggang 1,500 pesos kada isang araw. Yan, di ba? Kung interested po, mag-apply lang sa akin. Ganun lang. Tawag lang. Ang dami magre-recruit. Ang dami yung mag-a-apply. Sobrang dami, di ba? Kaya mamimili. Ngayon, ganito muna. Paano mag-load ng ating wallet or mag-top up? Di ba sabi ko nga, dalawang unang gagawin pag-approve bilang operator, mag-recruit ng rider at mag-top up or mag- lagyan ng load ang inyong operator wallet. Madali lang. Pumunta lang, i-click nyo lang inyong operator link, no? Sa inyong email, di ba na-approve na kayo operator? I-click mo lang yung operator link doon, ito po ilalabas, no? Ito po yung operator portal, no? Lalabas po ang username and password. Ilagay nyo lang po yung username and password na kasama sa email nyo at automatic, ito na po, okay, bubulagaan sa inyo ang inyong operator portal. Ngayon sa operator portal, dito po sa kaliwa, meron po siyang anim na main menus. Dashboard, account, transaction, support, settings, tsaka report. Sa kanan naman, lalabas yung mga functions ng mga bawat main menu. Para po i-load ang inyong ano, operator wallet, i-click nyo lang ang transaction at i-click lang ang top up. No? Yan po, ganun lang kadali. At mamimili na kayo kung magkano. Mamaya ho, ipapakita ko sa inyo sa ating technical training kung paano ho gamitin yung portal. Okay? Napakadali lang po. Simple lang. Panis. O, di ba? Okay. Ngayon, marami nagtatanong, bakit kailangan pa ng load-load? Tama? Kasi ganito ho yan. Noong unang panahon ng delivery service, wala naman ho talagang load. Simple lang ang sistema. Si operator, magbibigay ho ng delivery assignment sa ating mga rider. Si rider ho, pipick up at magdi-deliver ng item. At si rider ang kukulekta ng tinatawag na delivery fee. At the end of the day, bago magpahinga si rider, kukunin ni rider yung porsyento niya, kukunin ni rider yung kita ni operator, at ito ay nire-remit pa sa operator. So, ito po ay hassle para sa rider. Pagod ka na, pero kailangan mo pang pumunta sa bayan ng operator para i-remit yung kanyang kita. Or, kailangan mo pang maghabol ng banko para lang i-deposit ang kanyang kita. Tama? Ngayon, kung ikaw naman yung operator, 'di ba? Syempre, hindi ka rin makakatulog hangga't hindi nire-remit sa yung kita mo. So, paano kung yung rider ay nagkasakit? Huwag naman sana or nagamit yung pera o 'di ba? Yung mga ganun pa. So, para mawala na lang po yung mga hassle, lahat ng delivery service company ang ginagamit na po yung load, 'di ba? So, mamaya explain ko sa inyo kung paano yan, okay? So, ang rider naman ho, kung bibili siya ng load sa kanilang mga operator, bago makatanggap ng delivery assignments yung rider sa kanilang cellphone. Ganun lang ho kasimple. Mamaya nyo malalaman kung paano tumatakbo yan. Okay? So ngayon, paano ba kumikita ang isang TokTok franchise operator? Ganito ho yan. Ang TokTok franchise operator, kumikita yan sa kanilang mga rider sa pamamagitan ng delivery fee. So bawat delivery fee na hinahatidan ng mga rider, may kita doon yung operator. Magkano? 7%. So, ganito po ang nangyayari. So, itong si rider, for example, meron kang 20 riders, tama? Ngayon, kada isang rider, bumabiyahe lang siya ng 10 biyahe sa loob ng isang araw. 10 hatid lang. 10 delivery lang. Ngayon, sabihin natin, kada isang package,
Ang average na delivery fee ay 150 pesos. And i-multiply mo yung 7% at i-multiply mo ng isang buwan, itong lalabas na kita mo, 63,000 per month. Hindi na masama. Tama, mali. Okay. Yan po yung actual na nangyayari. Tama? Yan po yung dapat. Pero dahil load po yung ginagamit natin ngayon, okay? Yung, ito magugustuhan nyo. Dahil load na po yung ginagamit natin ngayon, operator wallet na, lo-load na si wallet, ibig sabihin nun, no? Every time na naglo-load ka bilang operator sa inyong wallet, hindi pa nagsisimulang bumiyahe ang inyong mga rider. Ina-advance na ni Tok-Tok. Okay? Ina-advance na niya yung kita ng mga operator. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagpapa-load, no? Sinasama na rin doon yung kinita mo. Ina-advance na. Magkano ang pa-load ng operator sa kanyang operator wallet? Minimum 5,000 pesos. Kapag ikaw ay nagpa-load ng 5,000 pesos, minimum, or kahit magkano man yan, automatic isinasama na yung kita mong 7%. So karamihan sa inyo, kukuha ng calculator, 5,000 pesos times 0.07 or 7%. Tama? So ibig sabihin, Jeff, kapag nagpa-load ako ng 5,000 sa aking wallet, ang bumabalik, hindi lang 5,000, mas malaki pa. Oo. Ibig mong sabihin, sinasama na yung 7% doon? Oo. So ibig mong sabihin, nagpa-load ako ng 5,000, ang magre-reflect sa akin, 5,350. Kasi yung 350, yun na yung 7%. Ang sagot ko dyan, oo at hindi. Bakit? Tama ka, oo. Bakit? Kapag nagpa-load ka, isinasama na yung kinita mo na 7%. At hindi. Ano yung hindi? Hindi ho 350 pesos. Mas malaki pa. Okay? Tatandaan nyo ha, ganito kasi yan. In actuality, every time na nagde-deliver yung rider, di ba iba-iba ho yung delivery fee? Tama, di ba? Mahirap po natin matansya. Tama? Iba-iba yung delivery fee. Iba-iba. Okay? So, ang ginawa na lang ng Tok-Tok, nagkaroon po tayo ng formula. Ito po. Para po hindi mahirap tansyahin. Okay? So, magkano yan? Tandaan nyo ha, karamihan sa inyo, pinindot lang 5,000 pesos times 0.07 equals 350. Karamihan sa inyo. Hindi ho ganyan yung kita niyan. Mas malaki pa. Ganito ho. Kung magkano yung niload mo, example, 5,000 pesos, ang una mong gagawin, kukunin muna natin yung gross. Okay? Gross ng 20%. Okay? So, ang gagawin natin, i-divide mo muna ng 20%. So, divided by 0.2. Para makuha mo yung gross na 25,000. At yung 25,000 na yan, doon mo imumultiply yung 0.07 o yung 7%. So, ibig sabihin, tuwing 5,000 ang niloload mo, hindi ho 350 ang kita mo, mas malaki pa. 1,750 pesos. So, ibig sabihin, 5,000 ang pinaload mo, pero ang bumabalik sa'yo, 6,750. So, yung 1,750, yan na yung kinita mo bilang operator. Hindi ka pa bumabiyahe, hindi pa bumabiyahe mga riders mo, pero kumita ka na ng 1,750. Ngayon, tuwang-tuwa ka. Tama? Tuwang-tuwa ka. Huwag ka muna matuwa. Kasi bakit? Grabe! Nag-load lang ako ng 5,000, tumubo na kagad ng 6,750. No, huwag ka muna matuwa. Guys, digital money lang yan. Kailangan siya maging pera. Okay. Paano siya magiging pera? Simple lang ho. Para maging pera siya, yun ho ang trabaho ng mga riders mo. Bago sila makabiyahe, kailangan nilang magpa-load. No? Para gumana ang kanilang riders app. Kasi once na may load na yung kanilang riders app, dun palang tutunog lahat ng delivery assignments na makikita nila. At kapag tumunog na yung delivery assignments, dun palang sila pwede mag-accept. At kapag in-accept nila yon, dun lang sila pwede mag-deliver, mag-pick up at deliver, at dun sila kikita. So, paano sila magkakaroon ng load? Simple lang, bibili ho sila ng load sa inyong mga operator. At ano po yung load na bibili nila? Yan po yung galing sa inyong operator wallet. Tama? So, magkano ang pwedeng ibigay na load sa mga rider? Simple lang ho. No?
ang load na pwede mong ibigay sa mga rider ay minimum 500 pesos. Tama? At yung 500 pesos na load ng rider, yun po ay magagamit na nila ng isang araw na ho na biyahe na yun. Diba? So, ganun lang ho kadali. So, every time, no, for example, meron kang 10 rider, 10 lang. No, araw-araw, magpa-load lang sila ng 500 sa'yo. So, isang araw lang, ubos yung 5,000 mo. So, kinabukasan, magpa-load ka ulit, ubos ulit. Ganun lang ho. Tama? Okay. So, ngayon, operator info tayo ha. Kapag bumili ka ng isang account ng Tok-Tok Delivery Service worth 16,888, magkakaroon ka lang ng maximum ng 100 riders slot. Kung gusto mo mas marami pa sa 100 riders, bili ka pa na isang account. Pangalawa, lahat to ng operator may kontrata ho yan. At ang contract po ay renewable. Tama? Ngayon, kapag magkano ho ang renewal fee sa contract? Simple lang ho, no? Sa ngayon ho, wala pa hong presyo. Bakit? Kasi gusto ho ng mga bossing natin, di ba, na ito po ay maging gusto tayo tulungan, no, maging mura po to. Kaya after one year, doon ho natin malalaman. Kasi gusto niya ho tayong surprise na, ay, mura lang pala ng pag-renew. Pangatlo, bukod sa kinikita ng operator ng 7%, pwede pa siyang kumita ng additional 3%. Kasi ang operator po, meron po siyang sariling person delivery link at referral code. Pang-apat, ngayon po, no, hanggang third week ng January, limited lang po ang pag-deliver ng Tok-Tok sa NCR or Metro Manila areas. When you say NCR or Metro Manila areas, yan po yung Caloocan, Navotas, Malabon, San Juan, Pasig, Taguig, Valenzuela, saan pa ba? Marikina, yan po, o diba? Limited lang muna doon. Mamaya didiscuss ko kung saan-saan. At saka, ang Tok-Tok po, no, dahil ito po ay franchise, operator, meron po tayong babayaran na royalty fee. Monthly ho yun. Ano ba yung royalty fee? Ito po yung fee na binabayad natin sa franchisor o yung may-ari ng franchise sa paggamit sa pahintulot na paggamit ng ng sistema nila, tama? So magkano ho ang babayaran ng isang operator sa royalty fee? Ganito lang. Kung magkano ho yung kinita ng isang operator sa loob ng isang buwan, 5% ho doon ay kukunin para pambayad sa royalty fee. Ulitin ko ha, kung magkano ho yung kinita nyo bilang isang operator sa loob ng isang buwan, 5% ho doon ang kukunin bilang pambayad na royalty fee. Example, 100,000 ang kinita mo bilang isang operator sa loob ng isang buwan. So, ang ibabayad lang natin ng royalty fee is 5% or 0.05, no? I-multiply mo lang. So, out of 100,000, 5,000 lang ho ang babayaran mo sa buwan na yon bilang royalty fee. Paano naman, Jeff, kung 50,000 lang kinita ko sa isang buwan? E di kunin natin yung 5% times 0.05, e di 2,500 pesos lang ibabayad mo sa buwan na yun. Napakaliit. Jeff, paano kung 30,000 lang kinita ko sa isang buwan, magkanong royalty fee ko? E di multiply mo lang, 30,000 multiplied by 0.05 o 5%, edi 1.5 lang ang babayaran mo sa loob ng isang buwan. O di ba? Sorry, 1.5 lang, o di ba? So, ganun lang ho kaliit. Okay? Ngayon, eto pa hong good news ko sa inyo. Dahil gusto ho tayong tulungan ng ating mga bossing na kumita, ma-enjoy yung pera, no, kinikita natin para sa pamilya natin. Mula December hanggang June 30, 2021. Okay? So, 5 months to go na lang. Okay, hanggang June 30, ito, this year, 2021, wala muna tayong babayaran na royalty fee. Wave muna, tama? So pagdating ng July 2021, doon pa lang ho tayo magsisimula magbabayad ng royalty fee. O di ba, napakaganda. Okay, so ngayon, paano po maging rider? Marami nagtatanong. Kapag kami po ay nag-recruit ng rider at interesado na, paano sila maging rider? Simple lang ho. Sa inyong operator portal, tama? Meron hong tinatawag na rider's application link. Ayan ho, tama? So, hindi ho kailangan ng rider mag-report sa opisina ng Tok-Tok or pumunta sa opisina ng Tok-Tok para mag-submit po ng biodata, mag-submit ng resume. Hindi ho. Hindi ho nila kailangan pumunta sa inyo, sa bahay nyo. Kailangan lang ho nilang makatanggap ng rider's application link mula sa inyo.
doon ho sila mag-a-apply. So saan ko makikita yan? Kapag nag-login ko kayo sa operator portal nyo, okay, i-click nyo ho yung dashboard. Sa bandang kanan, dyan po lalabas ang tinatawag na rider's application link. Ika-copy-paste nyo lang yan, ika-copy nyo yan, at yan ho isa-send nyo sa inyong rider. Kapag ang rider nyo ho na nag-inquire at interesado, sabihin nyo sa kanya, i-click my link na yan at fill up mo lang yung application. Okay? Ngayon, kapag kinlik nila yung link na yan, automatic dadalhin sila dito. No? Ito po yung itsura ng website ng TokTok sa inyong computer. At ito naman po yung itsura ng website ng TokTok sa inyong cellphone. Turuan nyo silang i-click ho yung BA TokTok Rider sa taas. I-click lang ho nila yan kung sa computer. Pero kung cellphone naman, ito ho yung i-click nila, yung tatlong bilog. I-click ho nila yan, tama? Para lumabas po yung BA TokTok Rider. So kapag kinlik nila yung BA TokTok Rider, ito yung lalabas yung registration form. Kailangan ho nilang punuin yan. Tamang information, huwag ho silang magkakamali. Pangalan, apelido, first name, middle name, last name, address, region, zip code, etc., professional ID, driver's license number, kanilang cellphone number, kanilang email address, dapat ho tama yan, okay? Hindi ho pwedeng mag-invento, hindi ho pwedeng maglagay ng kung ano-ano, okay? Ngayon, hihingin po sila ng requirement, no? Professional driver's license na picture, tsaka number, ORCR po, nakapangalan sa kanila, pati NBI, latest ho, NBI clearance, kailangan nila i-send dyan, no? Diba? Yung drug test po, optional po yun, no? Diba? Kahit wala na ho. Ngayon, maraming magtatanong, ngayon pa lang, sasagutin ko na. Bakit hindi pwedeng non-pro? Okay? Number one, sa TokTok, okay lang sana sa amin na kahit non-pro. Kaya lang ho, ito ho ay utos, batas ho ng LTO na kapag kayo po ay nagmamaneho at kabuhayan nyo ho ang inyong sasakyan, kailangan ho professional license po ang dapat. Explain ko ho bakit sa mga hindi nakakaalam. Pag sinabi mong non-pro, student or professional, yan po yung mga halimbawa ng driver's license status. Tama? Ngayon, bakit kailangan professional ang status ng isang lisensya? Simple lang ho. Ang salitang professional, nanggaling ho yan sa salitang trabaho. Okay? Kapag Tinagalog, kapag in English may salitang trabaho, hanap buhay, ang English ho niyan ay profession. Alright? So doon ho galing yung professional sa salitang profession. Ano ang ibig sabihin nun? Yung sasakyan na minamaneho mo, yan ay ginagamit mo sa inyong hanap buhay at pinagkakitaan mo. Example, taxi driver. Bakit professional license ang tawag sa lisensya o ang tawag sa status ng taxi driver? Kasi yung taxi na dinadrive niya, yun yung hanap buhay niya. Doon siya kumikita. Kaya professional driver's license. Tricycle driver, bakit professional? Kasi nga, yun ho yung kanyang hanap buhay. Professional po. Profession niya yung pagdadrive ng tricycle. Truck driver, bus driver, jeepney driver. Tama? So sa madaling sabi, lahat ho ng mga sasakyan na ginagamit sa hanap buhay, dapat ho profession, professional license ang tawag. Tama? Kasi ang salitang professional, hango ho yan sa Tagalog na salita ng trabaho o hanap buhay, which is profession. Okay? Ngayon, kung ikaw ay rider, ang motor na ginagamit mo ay panghanap buhay. Ikaw ay naghahatid at nagdi-deliver. Kaya, kailangan ho professional license, tama? Kasi sa checkpoint ho, chine-check yung mga lisensya ng motor. Kapag hindi ho professional, baka po ay ito ay matikitan, 'di ba? Or baka ma-confiscate ang lisensya. Pangalawa, mas maganda na yung motor ho ay nakapangalan sa inyo, no? Pero may mga pagkakataon hindi nakapangalan. For example, yung motor ho ay nakapangalan sa asawa, okay lang 'yon. Basta may maipakita kayong photocopy ng valid na marriage certificate. Pangalawa ho, paano ko yung motor ay binili ho second hand? Okay, ito po ay nangyayari kapag yung pangalan ng rehistro ng motor ay hindi pa ho na ipapalit o naililipat sa bumili. Tama? Okay lang ho yun as long as nasa inyo po yung photocopy ng tinatawag na deed of sale. Tama? At saka yung original, ay sorry, photocopy ng lisensya
nung may-ari ng motor dati para ma-match lang ko. Kasi pag hindi ko nakapangalan sa inyo yung motor, katakot-takot po na tanong at dokumento ang kailangan nyo mapakita para mapatunayan na ito po hindi carnap. So yun po yung dahilan, tama? Pero pag ito po ay kunwari pag mamay-ari ng kapitbahay, ng tsuhin, ng kapatid, dyan po magkakaroon ng katakot-takot na tanong. Kailangan nyo po magpakita ng katakot-takot na dokumento kagaya ng authorization letter na ito po ay naka-notarize pa po, o di ba? So yun po yung kailangan natin, o di ba? Latest NBA clearance, basta hindi pa ho expired ang NBA clearance, kahit 1 week na lang mag-expire na, pwede pa ho gamitin yan kasi valid pa ho, okay? So yan po yung tatlong primary requirements natin bago nyo ho padala ng link. And once na pinadala nyo ng link, siya po ay magsa-sign up. Kagaya na ito, pag kinlink niya yung link sa cellphone, ikiklink niya yung NBA Tok Tok Rider, dito po siya magsa-sign up. Ngayon, guys, yun ito ha. Once na sinubmit niya ngayon, hindi pa siya approve as a rider. Diba? Una, dadaan pa siya sa training. Ngayon, sino mag-approve sa rider? Kayong mga operator ang mag-a-approve sa rider. Alright? Kayo po yon. Kailangan, bago nyo siyang aprubahan, dadaan muna siya sa rider's training na tinatawag. Malinaw? Okay. Pero once na nag-submit na siya, automatic makikita nyo na yung pangalan niya sa inyong portal. No? Kailan siya nag-sign up ng link, ano yung pangalan niya, okay, ang username, password, mobile number, ano yung professional license number niya, okay, at saka kung ano yung status niya, pending. Okay? Ngayon, kapag katapos niyang umaten ng training, papalitan nyo na po yung status, gagawin nyo ng active o kaya pass. Active pass. Paano? Sa portal muli, ikiklik nyo lang itong view, makikita nyo yung sinign up niyang form, ahanapin nyo lang po itong registration form. So makikita nyo yung active and pass. Ikiklik nyo lang yan at ikiklik nyo save. Okay? Ngayon, pag kinlik nyo yung save, within 24 to 48 hours, makakatanggap po siya ng text message galing sa TokTok, gaya na ito, congratulations ka TokTok, your application as a TokTok rider has been approved. Ito na po yung link para ma-download nyo po yung tinatawag na TokTok Riders app. At kapag na-download na yon, automatic, pwede ka na magsimula magpa-deliver, pwede ka na magpa-load sa inyong operator. Ganun ho. Ngayon, listen up! Magkano bang kita ng rider? Aba, nako, napakalaki. 80%. Kung magkano po ang delivery fee, no, per customer, 80% doon, yun ang kita ng rider. Pero hanggang January 30 po, 2021, iikot po muna ang pag-deliver na ating mga rider sa Metro Manila Area, kagaya ng Caloocan, Valenzuela, Navotas, Malabon, Manila, Mandaluyong, Pasay, Paranaque, Las Piñas, Quezon City, Marikina, San Juan, Pasig, Pateros, Makati, Taguig, Muntinlupa. Pagdating ng third or fourth week ng January, tayo po ay mag-expand Cavite, Laguna, Bulacan, Pampanga, hanggang sa umabot na tayo ng Quezon Province, umabot na tayo ng Pangasinan, Baguio, Cebu, Bicol, Davao, grabe, Iloilo, Palawan, ayan na, di ba? Mindanao. So, nationwide tayo. Ngayon, magkano kinikita ng rider? Makinig kayo ha. Okay. Ang kita ng rider, kung magkano po ang delivery fee, 80% doon, yun ang kita ng rider at yun ay binubulsa niya. Paano ho kumikita ang rider? Okay? Ayan, sabi nga, ang isang rider, pwede ho siyang kumita ng as much as 1,500 pesos. Depende po sa number ng biyahe niya. Okay, ganito ho ah. Kung kayo po ay first time na magiging operator, ganito ho kumita ang rider. Number one, di ba ang rider nyo approved na, nakapasa na, pinalitan nyo na yung status, active na siya. Okay, makinig kayo ah, ganito ho. Ganito lang kasimple at dito kayo mababaliw, ang laki. Once na na-approve siya, ready na siyang bumiyahe. Pero hindi ho makakabiyahe ang rider nyo kung walang load ang kanyang rider's wallet sa loob ng rider's app. So, ibig sabihin, meron na siyang app, pero hindi pa siya makakatanggap ng delivery. Bakit? Wala pang load. So, tatawag sa iyan. Sir, ito po yung rider nyo. Magsisimula na ho ako mag-deliver ng mga item. Kaya lang, kailangan ko munang magpa-load sa inyo. Yan, 'di ba? So, naalala nyo kanina, yung operator wallet, nilagyan nyo ng laman, tama? Kasi,
yun din ho yung ipang-load nyo sa mga riders nyo. Ikaw naman, o sige, magkano ba ang load na ilo-load ko sa inyo? Sir, kahit 500 lang po, pang isang araw na. Okay. O, bigyan ko kayo ng tip ha. Bago nyo loadan yung wallet nyo, ay yung rider nyo, sabihan nyo sila na mag-transfer ka muna ng pambayad sa aking GCash o sa Smart Money. Pero mas maganda na yung GCash, tama? So tatawagan mo siya ulit, sabihin mo, o sige, bago kita loadan ng 500, eto muna yung GCash ko, mag-transfer ka muna ng pambayad ng 500. Okay. So ngayon, magbabayad muna si rider. Sir, nabayaran ko na ho ang load, no, nandiyan na ho sa GCash nyo. Okay. Pag na-confirm mo na bilang operator, sendan mo na siya ng load. Madali lang mag-send ng load, no, mamaya tuturo ko sa inyo sa training natin. Ngayon, eto na si rider. Napadala mo na ng load. Tama? Tuwang-tuwa si rider kasi makakapagsimula na siyang bumiyahe. Pero tuwang-tuwa ka rin bilang operator. Bakit? Kasi nga nagiging pera na yung load wallet mo. Tandaan mo, every time na nagpapa-load ka ng wallet, kagaya ng sinabi ko kanina, pumapasok na doon yung kita mong 7%. Tama? For every 5,000 pesos, tumutubo na siya ng 1,750. Kailangan na lang maging pera yon. Okay? So ngayon, doon muna tayo kay rider. May load na siya na 500. No? Kung bago ka pa lang sa delivery service, explain ko sa iyo. Lahat ng delivery service ngayon, load-load din ginagamit. Kung ano yung ginagawa ni Tok-Tok, ganun din sa lahat. Tama? Explain ko sa inyo yung patakaran ng loading ng mga rider. Hindi po ito yung load sa cellphone, tawag. Hindi. Ito po yung tinatawag na load credits para sa delivery. Ganito po yan. Rider ako. Meron na akong load. 500. Para sa aking app. Nakakatanggap na ako ng delivery. Kasi pag may load na yan, ting, 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 tumutunog na yan. Kung saan sa yung mga deliveries na pwede kong pick upan at ihatid na malapit lang sa akin. Ganon. Ngayon, eto. Pumikap ako ng item. For example, pinikap ko sa customer at diniliver ko. Tama? For every delivery, doon ako kumikita ng 80%. Saan? Kasi nga, kada isang deliver, merong delivery fee. Tama mali? Kung magkano yung delivery fee, 80% doon. Okay? Yun ang binubulsa ko. 80. So, magkano ang natitira? Di ba may 20% pang natitira? Okay. Ngayon, para malaman nyo at malinaw sa lahat, ha, yung 20% na natitira, okay? Yun ay binubulsa ko din. Bakit? Kasi, doon ko binabawi sa 20% kung magkano yung pinaload ko sa aking operator. Okay? Di ba 500 pesos yung pinaload ko sa aking operator? Kung magkano yung 20% na natitira sa delivery fee, yun yung pinambabawi ko na. Ha? Kasi bakit? Kada deliver ng package, kada delivery fee, nababawasan din ng 20% yung load ko bilang rider. Para hindi magulo, sabihin na lang natin 100 pesos lang ang delivery fee. Tama? So naghatid ako ng item. Pinikap ko at inihatid ko sa customer. So kada hatid, 100 pesos ang delivery fee. So magkanong 80% nakita ko doon? 80 pesos. So yun na yung kukunin ko at ibubulsa ko. Kita ko na yun eh sa isang customer. Magkanong natitira? 20 pesos. Yung 20 pesos, yun ang kukunin ko at ibubulsa ko rin pambawi sa pinanload ko ng 500. Tama? At ang maganda niyan, 500 yung load ko kanina. Ngayon, nag-deliver ako. Kada deliver mo, nababawasan yung load mo ng 20% kung magkano delivery fee. So, minus 20 pesos or 20%. So, 480 na lang ang load ko. Ngayon, maghahatid na naman ako ng delivery. Ihahatid ko na naman sa customer. Pagkahatid ko, kikita na naman ako ng 80%. Kung magkano delivery fee, 100 pesos. So may 80 pesos na naman ako, bulsa ko na naman. So may matitira na naman 20 pesos. Sa ano gagawin ko doon? Ibubulsa ko rin kasi pambawi 'yun sa pinanload ko ng 500. So ngayon, yung 480 pesos ko na load, mababawasan din ng automatic na 20%, o di ba? Or ng 20 pesos. So magiging 460. So sa madaling sabi, bawat deliver ko,
nababawasan ng 20%, 20%, 20%, 20%, 20% ang load ko. Tama? At bawat deliver ko, kumikita ako ng 80%, 80%, 80%, 80%, 80%. Yun ang kita ng rider kung magkano delivery fee. At bawat delivery ko, nababawi ko yung pinanload ko ng 20%, 20% na natitira. Tama? So sa madaling sabi, magkano bang kinikita ng rider? Simple lang. Diba? 500 pesos ang load niya. Tama? Compute nyo ha? 500 pesos. Okay. Ngayon, ilang 20 pesos bago maubos ang 500? Di ba sabi ko nga, every time na naghahatid siya, nababawasan ng 20% hanggang maubos yung load niya? Okay. So, ilang 20 pesos? Okay. I-divide mo ng 20. Okay? So, 500 divided by 20% or 20 pesos. Okay? That's 25 na biyahe. So, ibig sabihin, 500 pesos, i-divide mo ng 20 pesos or 20, okay, 20% nun, that's 25 pesos. Or sorry, that's 25 na biyahe. Ibig sabihin, para maubos yung 500 pesos mo, kailangan ng rider na makabenching kong biyahe sa isang araw. Ngayon, magkano ang kita ni rider sa loob ng isang biyahe? Di ba 80? So, i-multiply mo yan, 25 pesos times 80 pesos, at sorry, 25 na biyahe times 80 pesos kada biyahe. Yan ang kita ng rider. Malinaw na malinaw na 2,000 pesos kada araw. Ang masarap dyan, may 2,000 na siya, labas pa dyan, nabawi pa niya yung pinanload niya ng 500. Yun ang maganda. Wow! Ang galing ng sistema ng Tok-Tok. Kaya happy ka. Happy ka bilang operator, happy rin ang rider mo. Tama mali. Alright? So ngayon, bago tayo magtapos at magkasagutan ng question, dito sa Tok-Tok, pwede kang kumita. Pagkatapos mong kumuha ng package at ma-register sa system yung pangalan mo, dito magiging online franchisee ka na. At kikita ka na ng 3% sa pamamagitan lang ng paggamit ng kaibigan, kamag-anak at kilala mo, ang inyong personal delivery link at referral code. Tama, di ba? Okay. Kahit wala ka nang ginagawa. Tapos, pwede ka rin maging franchise operator at kumita ng additional 7% sa pamamagitan ng delivery ng mga riders mo. At kung mas marami ka pang oras at may sarili kang motor, pwede ka na rin maging sarili mong rider para makuha mo na rin yung 80% ng bawat delivery fee. Di ba? So, ibig sabihin, pwede ka maging 3-in-1. Ngayon, sa mga rider, lahat ng interesadong riders na mag-a-apply, wala kang babayaran dito. Kung rider lang ang a-applyan mo, wala kang babayaran. Tama? Libre ang pag-apply ng rider. Pero once na mag-a-active ka na, magsisimula ka na, dalawa lang ang babayaran mo sa buong buhay mo. Ano yun? Number one, yung araw-araw na load. Okay? And pangalawa, yung mga gamit mo sa Tok-Tok, kagaya ng insulated bag, helmet, at saka uniform. Pero sa ngayon, insulated bag lang muna ang importante. No, yung helmet, kung may helmet ka na, okay na muna yan. Kung may uniform ka or wala, okay lang kahit wala ka uniform. Basta yung bag lang ng Tok-Tok ang importante. Kasi gusto rin ng mga may-ari na kayong mga rider ay kumita din. Pero kapag yung rider na nag-apply ay interesado rin, aba, pwede rin pala ako maging operator dito ah. At saka maging online franchise. Gusto ko rin yan. Anong gagawin niya? Simple lang. E di bibili siya ng package ng Tok-Tok para maging online franchise operator. Okay? So tatandaan, pagkatapos mo bumili ng package, mag-sign up na tayo bilang isang operator at umattend na ng training. Ngayon, araw-araw ho, mula Monday hanggang Saturday, yung orientation natin na to. Tama? Tuwing alas 7 ng gabi, kami po yung magpe-present. Pagkatapos po ng orientation, magkakaroon tayo ng 10 minutes na question and answer portion bago tayo mag-proceed sa ating Tok-Tok Technical Operator Technical Training Preview na ipapalabas po sa Zoom. Tama? Okay, sa Zoom lang po, no? Private po 'yon. Lahat lang na pwedeng umattend doon, padadalan mo namin ng link, no, ng Operator Technical Training Preview link sa ating Zoom account, okay, sa mga nag-sign up lang na operator. Ngayon, yung pangalawang training na i-attend nyo pagkatapos yung maten ng preview, yung tinatawag na validation and approval session. Ito po ay tuwing Mondays through Saturdays din,
mamimili kayo ng alin man sa tatlong session, 10 o'clock na umaga, 1 o'clock ng tanghali, o alas 4 ng hapon. And once na nag-attend kayo dito, mga operator, dyan na po kayo ma-aprubahan para makapagsimula na kayo sa inyong tinatawag na online franchise operator na negosyo dito sa TokTok. Okay? So dyan po nagtatapos.